Kuya, magkano po dito sa Boko Juice? 10 isang baso. Aba! Nung isang araw, 15 pesos yan ah! Nagswerte ko naman! At ang bait ba kuya? Aba, mabait talaga ako. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit bumaba ang presyo. Eh, ano po? Supply at demand. Ha? Ano pong supply at demand? Ganito, marami kasi akong buko ngayon. Tapos, kaunti lang ang estudyanteng tulad mo na bibili. Kung parehas pa rin siya ng presyo kagaya nung nakaraan, aba, eh baka di ko maubos tong paninda ko. Ah, okay. Ganito kasi yan, iho. Kapag marami ang supply, halimbawa nitong buko, at kaunti lang ang demand nung mga taong bibili, magbababa ako ng presyo para mas maraming bumili. Pero syempre, hanggang sa presyo na may kita pa rin naman ako. Ah, gets ko na po. Dahil dyan, mas marami pa ang kaya kong bilhin. Isa pa nga po. Tumpak. Ang sarap! Oh, ayan. Dahil marami ang supply ko, nagbaba ako ng presyo. Napabili ka tuloy ng isa pa. Kung yung dati pa rin ang presyo niyan, isang baso lang nabili mo. Hindi rin ako makakaubos ng paninda. Oo nga po. Eh, kailan naman po kayo nagtataas ng presyo? Kapag baliktad ang sitwasyon, kung maraming gustong bumili at kaunti lang ang supply. Nangyayari po ba yun? Aba, oo naman. Halimbawa, sa panahon ng tag-init, kaunti lang ang ani ng buko. Kapag panahon naman ng Pasko ay mataas ang demand sa buko kasi maraming gumagawa ng buko salad. Kapag Disyembre, kahit pareho lang ang supply namin, ay napakataas naman ang demand kaya pwedeng magtaas ng presyo. Eh, paano po kung sobrang taas na ng presyo? Eh di, iilan lang makakabili ng buko. Hindi lahat ng estudyante na tulad mo kaya mahihirapan din akong ubusin itong paninda ko. Isa nga po. 10 isang baso. Manong, naririnig ko pong usapan nyo. Paano naman po bukas? Tataas o bababa ang presyo nyo? Abay, pareho pa rin. Hindi naman araw-araw ang pagpapalit ng presyo ng bilihin. Di tulad ng sa stock market. Stock market? Ay, mahabang usapan yan. Tsaka na lang, umuwi na nga kayo. Baka hinahanap na kayo ng magulang ninyo. Teka, magkaklase ba kayo? Hindi po. Hi, ako nga pala si Echo. Ako naman si Mia. Marami tayong mga squad goals, career goals, life goals. Pero pagdating sa self goals, ayon sa survey, ito ang long-term vision para sa sarili. Panatag na buhay, may closure sa daily budget problems, legit plans for the future, kasama ang FamBam, carry makapunta where EBS, at feel ang security, efficiency, and fairness. Yan ang ambisyon natin 2040. Gawin natin for reals! Mia, nalilito ako. Bakit na naman? Pinamamalengke ka ulit ng karne? Hindi. Nagre-reklamo kasi si Mama na bumabad ako ang halaga ng pera. Nainit ng ulo kanina. Lahat naman sila, ganun ang sinasabi. Pero anong ibig sabihin nun? Paanong anong ibig sabihin nun? Paano bumaba ang halaga ng pera? Eh ba diba, yung 20 pesos ay 20 pesos pa rin naman? Pero saan naabot ang 20 pesos mo? Yeah! Kuya, grabe ka. Inulat mo naman kami. Kuya, alam mo ba kung bakit sinasabi ng nanay ni Echo na bumaba ang halaga ng pera? Ayun nga.
Ang 20 pesos ay 20 pesos pa rin. Hindi naman nagbabago yung nakasulat sa papel. Pero ang importanteng tanong ay, anong nabibili ng 20 pesos mo? Hindi po ba isang cup na ice cream pa rin ang nabibili ng 20 pesos ko? Oo, pero mas maliit na yung cup. Tama ka dyan. Ayan, inamin na ni Kuya. Ibig sabihin yan ay nabawasan ng kaunti ang nabibili ng pera mo. Kaya sinasabing bumaba ang halaga ng pera. Ah, eh sa ice cream lang yun, di ba? Hindi ba pwedeng sabihing tumaas lang ang halaga ng ice cream? Yan ay kung tanging ice cream lang ang tumaas ang presyo. Pero kung pangkalahatan ang pagtaas ng presyo, ibig sabihin ay maraming bilhin ang nagmahal. Inflation ang tawag dito. Narinig ko na nga yung salitang yun. Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun ay mas malaki ang aggregate o kabuuang demand kaysa sa supply. Kapag naapektuhan ng supply side o demand side, maaaring tumaas ang presyo ng maraming bilhin at magkaroon ng inflation. Wow! Dahan-dahan lang, Kuya. Gusto ko lang naman malaman kung bakit mainit ang ulo ng nanay ko ngayon. Okay. Nagbabago ang mga presyo ng bilhin, di ba? Depende sa interaction ng supply at demand. Yun nga ang sabi ni Mang Fidel sa amin. Ayun, buwan-buwan ay sinusukat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mga presyong iyan. At yung average ng itinaas nila ay tinatawag na inflation. Lahat ng presyo? Hindi naman lahat. Yung mga pangkaraniwang bagay tulad ng pagkain, gastos sa bahay, at kung ano-ano pa. Yung basket of goods na tinatawag nila. Anong klase basket yun, Kuya? Imaginary basket lang. Tawag lang yan sa listahan ng mga karaniwang binibili ng karamihan ng tao. So, wala talagang basket? Wala. At kapag tumaas ang presyo ng mga bilihing ito, tsaka nagkakaroon ng inflation? Tumpak. Yun ang dahilan kung bakit sinasabing bumababa ang halaga ng pera. Eh Kuya, hindi ba pwedeng pag-usapan nyo na lang lahat na huwag magtaas ng presyo para wala ng inflation? Pwede naman. Pero alam mo ba kung saan gawa yung ice cream? Sa yelo? Ice lang yun. Eh saan galing yung cream? Sa gatas? Sa gatas. O di kaya'y gata. Na saan nang gagaling? Sa nyog. At anong itinuro nung magbubukos sa inyo tungkol sa presyo ng bukat nyog? Ah, ang sinasabi mo Kuya ay nagtataas ang presyo dahil rin kumukunti ang supply o tumataas ang demand. Ang presyo kasi ay nakabase rin sa mga sangkap o raw materials ng produkto namin. Kung tumaas ang presyo ng mga ito, na depende rin sa demand o supply, ay tataas din ang presyo namin. Ah, kaya hindi ito pwedeng pigilan ng basta-basta. Tama. Ah, kaya mainit pa rin ang ulo ni Mama. Pasalubungan mo kaya ng ice cream. 20 pesos lang, oh. Eh, ang konti naman kasi niyang Kuya. So bang ulitin ko yung paliwanag? Tayo na uubusan ng hugot mula sa love life, everyday life, sitwasyon ng bansa. Kaya nag-survey kami upang gumawa ng long-term vision para sa sarili at sa country. Mga gustong ma-achieve by 2040. Ito ang magiging checklist ng gobyerno at mamamayan. Para sa 2040, ang mga hugot, masasagot. Yan ang ambisyon natin 2040. Gina ba kayo?
Kuya, magkano po dito sa Boko Juice? 10 isang baso. Aba! Nung isang araw, 15 pesos yan ah! Naswerte ko naman! At ang bait ba kuya? Aba, mabait talaga ako. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit bumaba ang presyo. Eh, ano po? Supply at demand. Ha? Ano pong supply at demand? Ganito, marami kasi akong buko ngayon. Tapos, kaunti lang ang estudyanteng tulad mo na bibili. Kung parehas pa rin siya ng presyo kagaya nung nakaraan, aba, eh baka di ko maubos tong paninda ko. Ah, okay. Ganito kasi yan, iho. Kapag marami ang supply, halimbawa nitong buko, at kaunti lang ang demand nung mga taong bibili, magbababa ako ng presyo para mas maraming bumili. Pero syempre, hanggang sa presyo na may kita pa rin naman ako. Ah, gets ko na po. Dahil dyan, mas marami pa ang kaya kong bilhin. Isa pa nga po. Tumpak. Ang sarap! Oh, ayan. Dahil marami ang supply ko, nagbaba ako ng presyo. Napabili ka tuloy ng isa pa. Kung yung dati pa rin ang presyo niyan, isang baso lang nabili mo. Hindi rin ako makakaubos ng paninda. Oo nga po. Eh, kailan naman po kayo nagtataas ng presyo? Kapag baliktad ang sitwasyon, kung maraming gustong bumili at kaunti lang ang supply. Nangyayari po ba yun? Aba, oo naman. Halimbawa, sa panahon ng tag-init, kaunti lang ang ani ng buko. Kapag panahon naman ng Pasko ay mataas ang demand sa buko. Kasi maraming gumagawa ng buko salad. Kapag Disyembre, kahit pareho lang ang supply namin, ay napakataas naman ang demand. Kaya pwedeng magtaas ng presyo. Eh, paano po kung sobrang taas na ng presyo? Eh di iilan lang makakabili ng buko. Hindi lahat ng estudyante na tulad mo. Kaya mahihirapan din akong ubusin itong paninda ko. Isa nga po. 10 isang baso. Manong, naririnig ko pong usapan nyo. Paano naman po bukas? Tataas o bababa ang presyo nyo? Abay, pareho pa rin. Hindi naman araw-araw ang pagpapalit ng presyo ng bilihin. Di tulad ng sa stock market. Stock market? Ay, mahabang usapan yan. Tsaka na lang, umuwi na nga kayo. Baka hinahanap na kayo ng magulang ninyo. Teka, magkaklase ba kayo? Hindi po. Hi, ako nga pala si Echo. Ako naman si Mia. Tayong mga squad goals, career goals, life goals. Pero pagdating sa self goals, ayon sa survey, ito ang long-term vision para sa sarili. Panatag na buhay, may closure sa daily budget problems, legit plans for the future, kasama ang FAMBAM, carry makapunta where EBS, at feel ang security, efficiency, and fairness. Yan ang ambisyon natin 2040. Gawin natin for reals! Mia, nalilito ako. Bakit na naman? Pinamamalengke ka ulit ng karne? Hindi. Nagdadeklamo kasi si Mama na gumapad akong halaga ng pera. Nainit ang ulo kanina. Lahat naman sila, ganun ang sinasabi. Pero anong ibig sabihin nun? Paano anong ibig sabihin nun? Paano bumaba ang halaga ng pera? Eh diba, yung 20 pesos ay 20 pesos pa rin naman. Pero saan naabot ang 20 pesos mo? Yeah. Kuya, grabe ka. Inulat mo naman kami. Kuya, alam mo ba kung bakit sinasabi ng nanay ni Echo na bumaba ang halaga ng pera? Ayun nga, ang 20 pesos ay 20 pesos pa rin. Hindi naman nagbabago yung nakasulat sa papel.
Pero ang importanteng tanong ay, anong nabibili ng 20 pesos mo? Hindi po ba isang cup na ice cream pa rin ang nabibili ng 20 pesos ko? Oo, pero mas maliit na yung cup. Tama ka dyan. Ayan, inamin na ni Kuya. Ibig sabihin niyan ay nabawasan ng kaunti ang nabibili ng pera mo. Kaya sinasabing bumaba ang halaga ng pera. Ah, sa ice cream lang yun, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin tumaas lang ang halaga ng ice cream? Yan ay kung tanging ice cream lang ang tumaas ang presyo. Pero kung pangkalahatan ang pagtaas ng presyo, ibig sabihin ay maraming bilhin ang nagmahal. Inflation ang tawag dito. Narinig ko na nga yung salitang yun. Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun ay mas malaki ang aggregate o kabuuang demand kaysa sa supply. Kapag naapektuhan ng supply side o demand side, maaaring tumaas ang presyo ng maraming bilhin at magkaroon ng inflation. Wow! Daan-daan lang, Kuya! Gusto ko lang naman nalaman kung bakit mainit ang ulo nanay ko ngayon. Okay, nagbabago ang mga presyo ng bilhin, di ba? Depende sa interaction ng supply at demand. Yun nga ang sabi ni Mang Fidel sa amin. Ayun, buwan-buwan ay sinusukat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mga presyong iyan. At yung average ng itinaas nila ay tinatawag na inflation. Lahat ng presyo? Hindi naman lahat. Yung mga pangkaraniwang bagay tulad ng pagkain, gastos sa bahay, at kung ano-ano pa. Yung basket of goods na tinatawag nila. Anong klaseng basket yun, Kuya? Imaginary basket lang. Tawag lang yan sa listahan ng mga karaniwang binibili ng karamihan ng tao. So, wala talagang basket? Wala. At kapag tumaas ang presyo ng mga bilihing ito, tsaka nagkakaroon ng inflation? Tumpak. Yun ang dahilan kung bakit sinasabing bumababa ang halaga ng pera. Eh, Kuya, hindi ba pwedeng pag-usapan nyo na lang lahat na huwag magtaas ng presyo para wala ng inflation? Pwede naman. Pero alam mo ba kung saan gawa yung ice cream? Sa yelo? Ice lang yun. Eh, saan galing yung cream? Sa gatas? Sa gatas. O di kaya'y gata. Na saan nang gagaling? Sa nyog. At anong itinuro nung magbubukos sa inyo tungkol sa presyo ng bukat nyog? Ah, ang sinasabi mo, Kuya, ay nagtataas ang presyo dahil rin kumukunti ang supply. O tumataas ang demand. Ang presyo kasi ay nakabase rin sa mga sangkap o raw materials ng produkto namin. Kung tumaas ang presyo ng mga ito, na depende rin sa demand o supply, ay tataas din ang presyo namin. Ah, kaya hindi ito pwedeng pigilan ng basta-basta. Tama. Ah, kaya mainit pa rin ang ulo ni Mama. Pasalubungan mo kaya ng ice cream. 20 pesos lang, oh. Eh, ang konti naman kasi niyang, Kuya. So, bang ulitin ko yung paliwanag. Tayo na uubusan ng hugot mula sa love life, everyday life, sitwasyon ng bansa. Kaya nag-survey kami upang gumawa ng long-term vision para sa sarili at sa country. Mga gustong ma-achieve by 2040. Ito ang magiging checklist ng gobyerno at mamamayan. Para sa 2040, ang mga hugot, masasagot. Yan ang ambisyon natin 2040. Gina ba kayo? Kuya,
Magkano po dito sa Boko Juice? 10 isang baso. Aba! Nung isang araw, 15 pesos yan ah! Naswerte ko naman! At ang bait ba kuya? Aba, mabait talaga ako. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit bumaba ang presyo. Eh, ano po? Supply at demand. Ha? Ano pong supply at demand? Ganito, marami kasi akong buko ngayon. Tapos, kaunti lang ang estudyanteng tulad mo na bibili. Kung parehas pa rin siya ng presyo kagaya nung nakaraan, aba, eh baka di ko maubos tong paninda ko. Ah, okay. Ganito kasi yan, iho. Kapag marami ang supply, halimbawa nitong buko, at kaunti lang ang demand nung mga taong bibili, magbababa ako ng presyo para mas maraming bumili. Pero syempre, hanggang sa presyo na may kita pa rin naman ako. Ah, gets ko na po. Dahil dyan, mas marami pa ang kaya kong bilhin. Isa pa nga po. Tumpak. Ang sarap! Oh, ayan. Dahil marami ang supply ko, nagbaba ako ng presyo. Napabili ka tuloy ng isa pa. Kung yung dati pa rin ang presyo niyan, isang baso lang nabili mo. Hindi rin ako makakaubos ng paninda. Oo nga po. Eh, kailan naman po kayo nagtataas ng presyo? Kapag baliktad ang sitwasyon, kung maraming gustong bumili at kaunti lang ang supply. Nangyayari po ba yun? Aba, oo naman. Halimbawa, sa panahon ng tag-init, kaunti lang ang ani ng buko. Kapag panahon naman ng Pasko ay mataas ang demand sa buko. Kasi maraming gumagawa ng buko salad. Kapag Disyembre, kahit pareho lang ang supply namin, ay napakataas naman ang demand. Kaya pwedeng magtaas ng presyo. Eh, paano po kung sobrang taas na ng presyo? Eh di iilan lang makakabili ng buko. Hindi lahat ng estudyante na tulad mo. Kaya mahihirapan din akong ubusin itong paninda ko. Isa nga po. 10 isang baso. Manong, naririnig ko pong usapan nyo. Paano naman po bukas? Tataas o bababa ang presyo nyo? Abay, pareho pa rin. Hindi naman araw-araw ang pagpapalit ng presyo ng bilihin. Di tulad ng sa stock market. Stock market? Ay, mahabang usapan yan. Tsaka na lang, umuwi na nga kayo. Baka hinahanap na kayo ng magulang ninyo. Teka, magkaklase ba kayo? Hindi po. Hi, ako nga pala si Echo. Ako naman si Mia. Marami tayong mga squad goals, career goals, life goals. Pero pagdating sa self goals, ayon sa survey, ito ang long-term vision para sa sarili. Panatag na buhay, may closure sa daily budget problems, legit plans for the future. Kasama ang FAMBAM, carry makapunta where EBS, at feel ang security, efficiency, and fairness. Yan ang ambisyon natin 2040. Gawin natin for reals! Good morning, ladies and gentlemen. I am very much pleased to welcome each and every attendee to this webinar entitled Ukraine Conflict, Its Impact on International Economy. For everyone's information, this event is organized by fourth-year law students of Mindanao State University, College of Law Iligan Extension Campus. This is, by the way, part of our requirement for public international law class with Prosecutor Lauren Lau as our subject professor, who is also gracing us today with her presence. And with us as well are attendees from different sectors. We actually have some from Sangguniang Kabataan, and MSU IIT, and also MSU College of Law. Welcome everyone, and also those who are here in this meeting, those who are watching our live stream on Nexus page. Thank you so much for sparing your time. And just a little request, kindly share our live stream to your friends so that we can reach a wider audience.
I suppose that all of us here are very much excited that the semester is already ending, especially after surviving those mind-daxing series of examinations and beating the deadline of your paperworks. But wouldn't it be greater if we conclude the semester much more productively, especially if it is a discussion that would answer the controversial question, bakit nga ba tumataas ang mga bilihin at presyo ng gas? And that's definitely why we are all here in this seminar, and surely this is going to be a fruitful and insightful event. So please stay with us until the end. But before we proceed to the program proper, let us of course start it right. We are requesting everyone to turn on your camera and mute your microphones as we pray and listen to this invocation video, which will be immediately followed by the singing of our national anthem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. In the name of Allah, with whose name there is protection against every kind of harm in the earth or in the heaven. And He is the all-hearing and all-knowing. Allahumma amin, 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 ya Rabbal Alameen. Dear Lord, we praise You and worship You today. You are exalted in our midst. We ask forgiveness for every sins we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let Your guidance and protection be upon us. Send Your Spirit to us and give us wisdom. We thank You for all of the blessings we have received. We also thank You for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In Your name, our Lord. Amen. Bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-ibig, Diyos ng sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at to formally start the program, let us hear an opening remarks from our very own PIL professor, Prosecutor Lau. Ladies and gentlemen, let's give her our virtual claps. Okay, good morning. Sorry, I am out of town. I'm actually in a secret. Okay, please. I'm in the hospital actually. I'm out of town, so
I'm supposed to be busy today, but fortunately something came up and I fortunately have the time to join this webinar. But anyway, thank you for hosting this webinar. I'm glad we finally made it. I thought we could not hold it, especially that we had to hold it after the final exams, but still we got here. So I'm so proud of this class. You managed to host this webinar and invite a resource speaker. Very impressive. And I hope he'll be able to give us insights on recent conflict in the Russian-Ukraine, very specific topic, and its impact on the international economy. So I will not deliver a long, boring opening remarks. I just want this event to start because I'm so excited. So yes, welcome, and I hope we learn a lot from the resource speaker. So yeah, good morning and assalamualaikum from Quezon City. Thank you so much, Prosecutor. I would just like also to grab this opportunity to express our heartfelt gratitude in behalf of Batch Versilios. We are extremely grateful to have been imparted by you during your public international law class with us. Thank you so much, Prosec, and we wish you well in life and in all your endeavors. Now, by this time, I know that you are thrilled to hear from our guest speaker about the topic. So with that, let's call on Ms. Charity Ogugan to introduce our guest speaker. Let's give her our heart reactions. Thank you, Blanche. To our esteemed professor in public international law, Prosecutor Lauren Halila Lau, honorable guests, Sangguniang Kabataan members who are in attendance, fellow law students, ladies and gentlemen, good morning. I am humbled to be given the task of introducing our guest speaker this morning, as he is a man of great accomplishments both in the country and abroad. He is a living inspiration to those in the academic field and for budding scholars and law students with respect to economics and its application. Our speaker this morning is a Filipino-Canadian who completed his Bachelor of Arts degree with academic distinction in economics with computer applications in San Beda College. He also finished his postgraduate studies in applied economics at the De La Salle University of the Philippines. He further pursued his Master's of Arts in economics and further earned his PhD for his thesis entitled Three Essays in Remittance Effectiveness in the University of Guelph, in Ontario, Canada. He is currently a tenured track assistant professor of economics at the University of the Fraser Valley in Abbotsford, British Columbia, Canada. An accomplished researcher, he has published in top international journals in economics and reviewed textbooks in the same discipline, leaving a significant mark in the academe. He also won numerous awards and recognitions for excellence in teaching economics. He also specializes in applied econometrics, applied macroeconomics, development economics, and economic pedagogy, and also served as an economist for the government of Ontario. He is a current member of the Canadian Economics Association, American Economics Association, and a full-fledged member of the Council of Economics Educators of the Philippines. Ladies and gentlemen, it is with pride that I introduce to you, and please help me welcome our speaker, Dr. Michael Barrios Batu. Let's give him a warm welcome, please. Can you hear me? Na okay po ba ang audio? Okay? Okay. So simulan ko muna no na greetings muna tayo. Maayong buntag sa imong tanan, sa ating mga kababayan. Assalamualaikum po. Magandang umaga.
At nandito po ako ngayon sa Canada, no? Kita niyo, maliwanag pa, it's 7:12 po ng gabi. So yung aking talk po ngayon is I will be using English sometimes, pero I'll be mostly speaking in Filipino, because ito pong aking lecture ngayon ay naka-share po ito sa aking Facebook page. Meron po akong Facebook page sa Dr. Batu sa FB. I have 40,000 followers and counting po, no, sa Facebook. Meron din po akong Dr. Batu sa YouTube channel. At aking pong social media is mostly to give information po, economic information sa ating mga kababayan. Hindi ko rin po pala nabanggit sa inyo, no, na nag-aral din po ako ng law, pero hindi po ako nakatapos. I studied law sa San Beda College immediately after I finished my AB Economics degree. And naging professor ko pa sa statutory construction is none other than Ramon Paul Hernando, who is now Justice Supreme Court. So he was my, ano pa siya noon? Fiscal pa lang siya noon. Naging professor ko siya sa StatCon. And then I remember yung mga criminal law namin noon, si Amurao, tapos si Juma Amil, yan ang mga ano noon. Political law was Arcelia, mga naging bar reviewers yan. So Dean Virgilio Jara sa sales, Domingo Navarro for Oblicon, and then marami. Most of my classmates sa law school are now yung mga naging judge na. And in fact, I don't know if you know him, my classmate, nag number 5 siya sa bar exam. And now he is the chief collector ng Bureau of Customs sa Cebu. So ano siya doon? So ano yun? In-appoint siya ni Pangulong Duterte. He was my classmate back in law school. But that's not important, because the topic today is about Russia-Ukraine war. Ayan. So meron ba tayo dito ng mga economics majors? Nung sila po ay wala bang mga economics majors dyan? Kayo po ay paki-ilagay na raise yung hand kung kayo po economics major. Ayan, may mga nakita tayo economics major. Shout out po sa inyo. Ayan, so may mga nagra-raise ng hand. So, para po sa inyo, medyo magiging madali yung usapan. Pero ang gagawin ko is padadaliin pa natin lalo. Kasi nga hindi naman lahat ay economics major. So, we will make the talk understandable po sa nakararami. Ayan, so mag-share screen na po ako, ha? At share screen ko po yung aking lecture. Ayan. So Russia-Ukraine conflict and its impact on the international economy. So ayan, okay po ba? Nakikita niyo po ba yung slide? Okay, salamat po. Alright, so tuloy na tayo. So magsisimula po ako sa konteksto. Okay? Kasi kailangan maintindihan natin yung background ng digmaan na to. Kasi kung hindi natin naintindihan yung background, hindi natin maintindihan yung future nitong pwedeng mangyari sa conflict na to. So ang gagawin ko po dito is papakitaan ko kayo ng mga mapa. Kasi alam nyo ba, boring po minsan yung mga mapa. So gagawin ko is, lalagyan natin ng istorya yung mga mapa para hindi siya masyadong boring. 14 po ito, hindi ako nagkakamali. So, itong unang mapa na to, pinapakita dito yung expansion ng Russian Empire mula 1300 hanggang 1796. Eh, makikita po natin sa mapang ito, yung lugar na kung saan yun doon ang Ukraine ngayon. At ito, kikita nyo po yung aking mouse. Kikita niyo po itong lugar na ito. Ito po yung tinatawag nating Ukraine ngayon. At yan po ay naging bahagi ng Russian Empire noong mga panahon na, hindi ko nagkakamali, noong panahon ni Catherine the Great. Ayan po ay nung mula 1762 to 1796. At meron din po mga teritoryo na nakuha ng Russian Empire noong panahon ni Emperor Alexis mula 1645 hanggang 1676. So madalit sabi, yung Ukraine ngayon, bahagi yan ng Russia, ng Russian Empire. Ito may presa. Hindi Russia, ha? Russian Empire. So, fast forward tayo, no? The Russian Empire, nag-expand po yan. Ang expansion nila mula west going east. Mula ang west ay kanluran, papuntang Silangan. And in fact, nakarating pa nga sila, di ba, hanggang Alaska. Kung hindi niyo po nalalaman, ang Alaska po ay dating Russian territory po. At yan po ay binenta sa Estados Unidos. So, pinapakita sa mapa na to na although nag-expand ng Russia papunta sa Silangan, yung mga teritoryo na kung saan na nandun yung Ukraine ngayon, nandun pa rin.
Di ba? It still remains there. O, tuloy tayo. So ito po yung naging extent ng Russian Empire nung bago maging Soviet Union. So ito eh, nung 1914, nakikita niyo po sa green na ito, no? Ito po yung Russia in 1801, at yung mga light green, ito po yung mga acquisition hanggang mula 1877 hanggang 1914. At makikita po natin sa mapang ito, dito sa, tingnan niyo po yung mouse ko, ano, itong area na to, nandyan po yung Ukraine. Ibig sabihin, hanggang 1914, sakop pa rin ng Russian Empire ang Ukraine. Okay, so tandaan niyo ha, kung babalikan natin yung simula, mula 1300, di ba, hanggang 1914, yung Ukraine, bahagi ng Russian Empire. Ang nangyari po nito noong 1914, nagkaroon po ng revolution sa Russia. Pinatalsik po nila yung monarkiya nila, di ba? Ang ginawa pa nga dito, in-execute nila si ano, yung kanilang emperor. At after noon, ang nangyari was naglagay po sila na ang communist na sistema ng pamahalaan. Na si Vladimir Lenin po 'yan. At naging tinatawag po 'yan na USSR o Union of Soviet Socialist Republics. Makikita niyo po dito na yung Russia, 'yan po yung Russian Soviet Federative Socialist Republic. At makikita niyo po dito yung dilaw na to, nandiyan pa rin po yung Ukraine, yung Ukrainian Soviet Socialist Republic. So madalit sabi, yung Ukraine po ay nag-survive siya hanggang umabot siya hanggang Russian, hanggang sa Russian Empire, hanggang sa naging Soviet Union. Okay, tuloy tayo. Ito po yung ano, tumapang to by the way, 1989 po. Now, itong mapa na to, pinapakita rito yung mga satellite republics ng Soviet Union. Okay? So, makikita natin dito na itong pula, no? So itong red na to na guhit, kikita nyo yan. Yan yung sinatawag natin, na yun yung extent noong kinatawag natin Warsaw Pact. So, nangyari dito, nung panahon na nung buhay pa yung Soviet Union, kasama yung Russian Federal Soviet Socialist Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, part yan ng USSR. At nagkaroon po yan ng tinatawag na buffer kasi gusto nila na yung NATO malayo sa kanila. So yung buffer niyan, yan yung Poland, yung East Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, at Bulgaria. So madalit sabi, ayaw ng Soviet Union at the time na lumalapit sa kanila ang kanluran, yung mga kanluraning bansa, yung NATO ika nga. Ayaw nila lumalapit sa kanila. Gusto nila malayo. Kaya ang ginawa nila, nagkaroon ng Warsaw Pact para sabihin, okay, yung mga bansang to, yung mga binanggit ko kanina, eh ano to, satellite po, ika nga satellite states yan ng ano, ng sa USSR. Kumbaga kaanib nila yan, kakampi ba. Ngayon, itong mapa na to, importante rin to. Bakit? Kasi itong mapa na to, it shows na may mga Ukrainian sa loob ng Russia at merong mga Russian sa loob ng Ukraine. Pakita ko sa inyo ha. Kung titignan nyo itong mouse ko, makikita nyo dito itong parang kulay pink na area. Yan yung lugar na kung saan nakatira yung mga ethnic Ukrainian. Mga Ukrainian po talaga sila. At makikita nyo po sa mapa na to, sa loob na mismo ng Russia, eh may mga pockets ng pink. Ayan, may mga little pockets ng pink dito. So ibig sabihin ito, ito yung mga Ukrainians na nakatira sa loob ng Russia. So ang tanong ko po sa inyo ay ganito, bakit kaya nagkaroon ng mga Ukrainians sa loob ng Russia? Kung matatandaan po natin sa kasaysayan na nagkaroon po ng intermigration sa loob ng Soviet Union. So madalit sabi, kung ikaw po ay kaanib ng Soviet Union, kasama ka dun sa mga republics, no? Pwede kang mag-move sa loob ng Soviet Union, either voluntarily and in most cases involuntary. Ano ibig sabihin ko ng involuntary? Halimbawa, hindi ka nagustuhan ni Stalin, hindi kanya trip. Di ba? Ang gagawin ni Stalin, okay, dadaling ka nila sa Siberia. Doon ka na tumira. Di ba? So, by force, yung mga tao na move ng location. Makikita rin natin dito na may mga Russians na nasa loob ng Ukraine. Makikita natin itong mga tuldok na yan na pula, oh, sa loob mismo ng Ukraine. Yan yung mga ethnic Russians mismo na nasa loob ng bansang Ukraine. So sa mapang to, pinapakita natin na itong dalawang bansang ito ay merong malalim na connection. They're deeply connected with each other. Okay, so this map, ito maganda rin itong mapa na to. Itong map na to, ito yung current na mapa ng Ukraine. So itong Ukraine sa kasalukuyan. At makikita po natin dito na merong pula na curve. Okay. So itong pulang curve na to, sinubukan kong i-trace yan eh. Isang araw, in-race ko yan. Actually, yan ay sumusunod dun sa tinatawag nating Dnieper River. Yan po yung ilog po yan. Yan yung ilog po na yan. Sa,
sa salitang sa Slavic languages, ang tawag po dyan ay Dnipro. Yan ay Dnieper River. At yan pong ilog na yan, maagos po yan sa gitna ng Ukraine, kung masasabing gitna, parang, pwede ko sabihin gitna, sige, the middle of Ukraine, palabas po yan ng Black Sea. Okay, palabas po yan. At hinahati po nitong ilog na to ang bansang Ukraine sa dalawang bahagi. Merong bahagi sa silangan, ito, at may bahagi sa kanluran, east and west. Ngayon, bakit ko ine-emphasize itong ilog na ito? Kasi merong sa economics, lalo na sa economic geography, kasi meron kaming field na ganyan, economic geography. So sa economic geography, meron kaming paniniwala dyan na geography is destiny. Yan. So anong ibig sabihin ng geography is destiny? Ay, ibig sabihin yan, yung geography ng isang lugar, more or less, yan ang magtatakda ng kapalaran lugar na yun. Diba? So madalit sabi, yung geographical feature na yan, yung ilog na to, ito ay magiging mahalagang factor kung anong magiging kahihinatnan ng bansang to. Ipakita ko sa inyo, ha. Nung nag-collapse po ang Soviet Union noong 1991, nagkaroon po ng referendum sa Ukraine. At ang referendum ay, aalis ba tayo ng USSR o tayo ay mag-i-stay sa USSR? Makikita po natin na overall, ha, 92.3% ng mga Ukrainian ay bumoto na aalis. Okay, so ano yun, ha? Talagang napakalaking prosyento yan, 92.3%. Pero makikita natin na mayroong variation within different subnational groupings, yung sabihin yung mga iba't ibang mga distrito sa Ukraine, may variation. At yung variation na yan, makikita ninyo, ayon dun sa ilog. Ako sa inyo, ha, dun sa east, you know, sa silangan, makikita ninyo na medyo mababa yung percentage ng mga Ukrainian na gustong umalis. Ayan. Kagaya nito, itong 83% na dalawang ito yung ngayon yung Donbas region na sinasabi. Ito yung lugar na ito. So makikita nyo, no, na bukod sa Donbas, ang pinakamababa po, ano, sa lahat, itong Crimea. Kasi nga, di ba, ang isa sa justification ni Putin noon, kaya nila kinuha yung Crimea dahil maraming ethnic Russian dito. At makikita natin na 54% lang po sa kanila ang gustong umalis sa Soviet Union. Sa mga 12, around 46% gusto nila mag-stay. So, and then makikita nyo doon, no, sa west nitong ilog, napaka-dark na nung kulay na blue. At marami po sa kanila ang gustong umalis na, kumalas na sa Soviet. Itong pattern na to, makikita nyo consistent, ha. Ito, susunod na mapa natin. Ito yung percentage ng populasyon ng Ukraine na bumoto sa kay Yanukovych at kay Yushchenko noong 2004 election. Si Yanukovych, yan po yung kandidato sa pagkapangulo ng Ukraine na na panig sa Russia. At si Yushchenko naman po ay yung kandidato sa pagpresidente na makakanluranin. Ba? Makikita po natin sa ilog na to, kitang-kita, no? Doon sa silangan, panalo si Yanukovych, di ba? Puro asul. Pero sa kanluran po ng ilog, west of the river, makikita po natin na panalo yung western candidate. And so kita niyo po, tong ilog na to, very consequential po ito, tong ilog na yan. Same pattern again, so nag-election uli noong 2010. So ang maka Russia na candidate ay si Yanukovych. Ang maka western na candidate ay si Yulia Tymoshenko, di ba? So makikita niyo same pattern, di ba? Tapos nagkaroon ng mga protesta sa Ukraine. Ito yung tinatawag na Euromaidan protest. Makikita po natin na na napakaraming protesta doon sa side ng west. At makikita niyo po yung mga umaatin dito sa mga protesta na to, concentrated dito sa parte ng Kyiv. Diba? Parang may resemblance ito dun sa EDSA Revolution na kung saan most dun sa mga nagpo-protesta nakasentro sa Kapitolyo. So, diba nga Kyiv ang capital ng Ukraine, diba? So, pero ibig sabihin din ito na itong ilog na to, hinahati niya yung bansa sa dalawa. Diba? Based dito sa yung mga nasa eastern region yung mga maka-Russia, yung nasa western region yung mga maka-Kanluran. Kampisan na NATO. Ito pa.
isa sa mga justification ni Putin, kaya niya sinakop ang Ukraine, is that maraming raw Ukrainian na Russian ang salita. So isa yun sa mga ano, isa yun marami daw Russian speakers. So yung mga Russian speaker na yun na kailangan, ano yun, kailangan protektahan. At makikita natin dito na sa mapa na to, na si, again, yung ilog. Ano? So dun sa West, kakaunti lang yung Russian speakers. Sa East, marami. At makikita niyo dito sa Crimea, dito sa ano to, sa baba lalo, no? 91% ay Russian speakers. Pero again, ha, kung tatanungin ninyo, kasi nga 'di ba part sila noon ng ano, ng Soviet Union. Eh ang Soviet Union ang salita ay naging Russian. So ibig sabihin, marami sa mga Ukrainian are bilingual. They can speak both. So they can speak Ukrainian, they can also speak Russian, 'di ba? So may mga ethnic Ukrainians na ayaw sa Russia but then they can speak Russian. Kaya nga sinasabi na hindi solid yung justification ni Putin na yun that language is one of the reasons. Kaya dapat i-annex yung mga teritoryo na maraming Russian speakers. Yeah. So makikita natin dito, no, again, yung ilog na to, yan ay nagdetermine nung hatian, kita niyo based on language, kitang-kita niyo sa doon sa malapit na sa Russia, marami ng Russian speakers doon. And then doon sa West, kakaunti. Itong mapa na to, probably itong pinaka-importanting mapa na ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. Itong mapa na to pinapakita yung tinatawag na North European Plain. Okay, North European Plain. Ano ba itong North European Plain na to? So yung plain sa Filipino, yung way ipakapatagan, patag yan. Flat yan, flat. So ano to, parang ano yan, imbudo. Alam niyo yung imbudo? Yung imbudo sa wikang Filipino, yung imbudo, yung funnel. Yung funnel, di ba, alam mo, pag sasaling ka ng, let's say, any liquid sa isang container, lalagay mo yung imbudo, di ba, tapos magpo-pour ka na ng liquid para hindi tumapon. Ang shape niya parang ano, imbudo, parang triangular yung shape niya, di ba? Parang funnel nga. Three-dimensional na triangular shape niya. Cone, ika nga, di ba, parang cone. Okay. So, bakit mahalaga to? Kasi lahat ng nag-invade sa Russia, dyan dumaan. Dyan sila dumaan, lahat. So kung maalala natin sa kasaysayan, no? Particularly ng World War II, itong North European Plain, dito dumaan yung mga tropa ni Hitler. Dyan sila nag-blitzkrieg nung Operation Barbarossa. Dyan yun, dyan sila dumaan sa North European Plain. Kaya traumatic yan sa mga Russian, yung North European Plain na yan. So kung ikaw yung leader ng Russia, asa doon ka sa Kremlin, yan ang dapat mong bantayan, yung Northern European Plain na yan. So ngayon, makikita natin dito na hindi naman lahat kapatagan, lalo na sa area na may bundok eh. Ang tawag dito ay Carpathian Mountains. So this Carpathian Mountains, yan po yung ano, nasa Romania po yan. So syempre, kung ikaw eh magpapasok pa dyan ng mga tanke, ng mga tropa, mahirap dumaan dun sa bundok, di ba? So hindi nila yung dadaan. Ang dadaanan nila itong area ng Poland. Ayan. So kaya nung Operation Barbarossa, dito sila pumasok, sila Hitler, then sila tumaan. And then paglagpas nila ng Poland, naghati-hati sila sa iba't ibang army groups. May army group north, may army group center, at may army group south. Lahat sila, ang objective was pumasok. Ano to? Sakupin ng Moscow. Pero hindi nangyari yon kasi nga nagkaroon ng ano, winter. Tapos nagkaroon sila ng issue sa supply lines nila. Kaya hindi natuloy yon. Ngayon, laging lesson yan sa mga leader ng Russia. Kasi nga, kung i-invade tayo, dyan dadaan. Diba? So kaya kung babalik tayo sa mapa kanina, no, nung nagkaroon ng Warsaw pa, kailangan itong Poland na to, ano yan, kakampi nila yan. Kasi para yan lang ang babantayan nila, yung area na yon. Okay, so again ha, konteksto po, importante. Punta naman tayo sa NATO. Ayan. So yung NATO, nabuo yan to counter yung threat ng USSR. Okay, nabuo yung NATO after ng Second World War. Tandaan nyo, meron tayong tinatawag na Cold War. Diba? So nung Cold War, yan po ay digmaan, pero hindi naman talaga ano, direktang digmaan yan ng dalawang superpower, Estados Unidos at USSR. And itong Estados Unidos, nagkaroon siya ng mga kakampi. At yun ay naging members ng NATO. Makikita natin mula 1949 to 1989, ang mga miyembro nito ay itong mga nasa dark blue na ano to, na region sa mapa na ito. Examples include Norway,
Belgium, Britain, Italy, Portugal, Spain, Greece, Turkey, at iba pa. Pero mapapansin nyo sa mapa na to, na over the years, nag-e-expand po yung NATO. So NATO is expanding. At ang expansion ng NATO ay hindi papuntang ano, papuntang west. Ang expansion ng NATO ay papuntang east, papuntang Russia. At makikita natin over the years, over the decades, yung mga bansa na dating member ng USSR ay naging member na ng NATO. Halimbawa nito ang Estonia, Latvia, Lithuania. Ito yung mga bansa sa tinatawag nating Baltic Sea or yung Baltics. Yan. So naging member na sila ng NATO. Poland, Czech Republic, Hungary, Romania. Maalala ninyo kanina, di ba sinabi ko na member sila dati ng Warsaw Pact. Ngayon ay member na sila ng NATO. Diba? So anong ano dito? Anong consequence ito? Kung ikaw ay si Vladimir Putin, put your shoes kay Putin, leader ka ng Russia, makikita mo na these countries are expanding. Naalala niyo yung North European plane? Ang Poland ngayon ay kakampi na ng NATO. So ibig sabihin, if there will be an invasion of Russia, ano na to? Kumbaga, madali na sila makakapasok. Ang babantayan na lang ng Russia dito is Belarus and Ukraine. Kumbaga, ang natitira na lang na buffer nila sa NATO is Belarus and Ukraine na lang. Kasi nga wala na yung ano yung mga Warsaw Pact countries, they became members na of NATO. Okay, so again ha, konteksto po. Kailangan may context tayo niya kasi nagkaroon po ng expansion ng North Atlantic Treaty Organization. At makikita natin sa mapa na to, yung mga tropa na naka-deploy. This is before the war in Ukraine. Makikita natin dito yung dami ng mga tropa at armas na naka-deploy, mga NATO troops ito na naka-deploy, na nakapalibot sa ano, sa Russia at sa Belarus at sa Ukraine. And by the way, ano, itong babalik tayo sa mapa na to, Sweden and Finland, ayan ay nakapag-apply na rin sila for NATO membership. And then yung sa Ukraine naman po, eh naka-apply na rin. Kumbaga, slowly but surely, nawawala na yung buffer ng Russia. Okay. So yun yung ano, yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung political context nung digmaan sa ngayon. Kami ambulansya, malapit kasi kami nakatira sa hospital kaya minsan may marinig kayo mga ambulance. Okay. So punta na tayo sa economic motivations. So itong mapa na to, again, maps na naman tayo. Ito yung mapa ng mga Englishin ko na no, sedimentary basins and major oil and gas fields of Europe and Northern Asia. So madalit sabi, pinapakita sa mapa na to yung mga major oil and gas fields. At makikita natin sa Russia, yung mga major oil and gas fields nila ay nandito sa bahaging ito ng kanilang bansa, nasa Siberia po. Nasa Siberia. So madalit sabi, kung ikaw ay producer ng langis, ikaw ay Russia, kailangan meron kang consumer. Kailangan ibibili ng produkto mo, di ba? Ngayon, mahirap pong i-transport ito by dagat. Kasi unang-una, bagay yung dagat na pinakamalapit. For most of the time, frozen po itong area na to. Kasi nga, puntang North Pole na to, nasa Arctic Circle na to eh. For most of the year, frozen po yung dagat. So hindi mahirap tumaan dyan yung mga tankers. Kung dadalhin niyo naman po yan sa ano, sa papunta ng Pacific, malayo. Tsaka sinong bibili sa iyo doon, di ba? Eh ang kanilang mga potential customer ay nasa Western Europe. So the best way para maibenta nila itong mga produktong ito papuntang Western Europe is via pipelines. Yan. So kailangan magtayo sila ng tubo mula sa Siberia papunta sa mga markets sa Western Europe. At makikita natin ano, this is before the war. Sino bang mga pinakamalaking importer ng Russian oil? Makikita natin the Netherlands ang number one, Germany, Poland, Finland, Slovakia. Puro lahat Western Europe ang bumibili ng Russian oil. Okay, this is before the war. And makikita din natin na in terms of natural gas, di ba? Ang pinakamalaking buyer nila is Germany, Italy, Belarus, Turkey, etc. So, Germany ang pinaka number one buyer nila ng natural gas. Tandaan nyo, ano ba itong natural gas na to? Yung natural gas, ginagamit po yun sa pagpapainit ng mga bahay. Diba? So, lalo dito sa mga bansang kanluranin, kapag panahon po ng winter, kailangan po namin ng heater. Diba? So, meron pong mga iba't ibang paraan para mapapainit yung bahay nyo. So, pwedeng electric heater
or pwedeng gas-based yung heater mo. Sa Germany, sa Europa, most of their heating is gas. Diba? Kaya dependent talaga sila sa natural gas pagdating sa winter months. At pakita nga natin dito na number one buyer ng natural gas ng Russia is Germany. Ngayon, balik tayo kay Ukraine. Because importante yung geographic location ng Ukraine, talagang sa kanila dadaan yung mga pipeline mula galing Siberia papunta ng Western Europe. Makikita natin dito yung pagkarairahing mga pipeline, hindi ko na nga mabilang kung ilang mga pipeline to, na pumapasok galing Russia, papasok siya ng Ukraine, lalabas ng Ukraine papunta sa mga pagbansa sa Western Europe. Ngayon, nagkaroon po ng issue dito. So explain ko sa inyo ha. Nagkaroon po ng agreement ang Russia at Ukraine na kapag ka magtatayo ang Russia ng pipeline, eh meron po, pwedeng maningil po ang Ukraine, ang tinatawag natin na transit fee. May bayad po, binabayaran po ng Russia ang Ukraine dun sa mga natural gas na dumadaan sa teritoryo ng Ukraine. Ngayon, ang nangyari, syempre, over the years, ano, nag-grow po ang populasyon ng isang bansa, so dumadami po yung mga Ukrainian. Tumataas po yung demand sa natural gas. Ang nangyari is nagkaroon ng utang ang Ukraine sa Russia in spite of dun sa mga transit fees. Ibig sabihin, although nagbabayad ang Russia sa Ukraine ng transit fees, pero mas malaki yung consumption ng Ukraine ng natural gas, nagkaroon po sila ng utang. Okay? At ang ginagawa pa po ng Ukraine at the time is inakusahan sila ng Russia na nagnanakaw po ang Ukraine ng natural gas. Ang ginagawa po ng Ukraine is illegal diversion po ang akusasyon sa Ukraine, illegal diversion ng natural gas. So nagkaroon po sila ng issue diyan sa natural gas na 'yan. Ngayon, ang solusyon po ng Russia diyan kasi nga Ukraine pasaway yung Ukraine. Solusyon nila, magtayo na lang tayo ng mga pipeline na hindi dadaan sa Ukraine, 'di ba? So nagkaroon po ng pipeline tinatawag na Nord Stream. Yung Nord Stream na yan yung pipeline mula dumadaan sa karagatan at nilalagpasan po yung Ukraine. Meron din po mga ibang pipeline, yung South Stream na yan na dumadaan po sa ilalim ng Black Sea, diretso papuntang Bulgaria, papuntang Italy. So madalit sabi, ang plano ng Russia dyan was I think mga 2024, hindi na dadaan sa Ukraine yung mga natural gas. Dadaan na dun sa mga Nord Stream na yan tsaka South Stream na yan. Iikot ng Ukraine, hindi na dadaan doon. Okay, so again, ha, so yan isa sa mga motivation ng Russia. Kasi nga, geographically, napaka-importante ng Ukraine bilang daanan ng natural gas. Ang tawag nga sa Ukraine ay gas bridge. Diba? Kaya gas bridge ng Russia yan papunta sa West. So yan, number one. Number two, itong mapa na to. Itong mapa na to shows yung mga natural resources or mineral resources ng Ukraine. And makikita po natin sa mapang to na kung nasaan yung Donbas region ngayon, ano, makita nyo itong area ng Luhansk at Donetsk. Meron po ditong meron dyan mga shale reserves. Yung mga shale, yan po ay pwedeng pagkuhaan ng crudo. At dito naman po, sa kung nasaan po yung Crimea at saka itong Sebastopol, no, itong karagatan na to, sa ilalim po niyan, meron ding reserves ng crudo. Okay, meron po kung dyan, crude oil. Makikita nyo yung legend. No? So may crude oil po sa ilalim niyan. Ngayon, nung ang Ukraine po eh nasa nung ang pangulo po ng Ukraine eh kakampi ng mga kanluraning bansa. Nagkaroon po diyan ng mga investment, yung mga Shell, yung mga Chevron, nagpunta po sila diyan, nag-exploration sila. Yan. Pero siyempre, ang ayaw naman ng Russia na magkakaroon ng threat to sa kanila kasi may natural gas din po ang Ukraine. So ayaw ng Russia na magkaroon sila ng kakumpetensya. So nung sinakop nila ang Crimea, 'di ba meron tayong UNCLOS? Sa UNCLOS 'di ba yung yung exclusive economic zone. So ang nangyari dito because of UNCLOS, nakuha din ng Russia yung mga reserves sa ilalim ng sa continental shelf. Nakuha nila 'yan. So nung nagkaroon po ng pangulo ang Ukraine na kakampi ni Putin, umalis po yung mga western companies na nag-explore diyan. At napalitan ng mga Russian companies na nag-explore. Yan. So madalit sabi, tandaan yung dalawa yung economic motivation na nakikita ko dito. Una yung pagiging gas bridge ng Ukraine at ikalawa yung mga natural resources na pwedeng makuha ng Russia, diba, sa bansang ito.
Okay. So yun po yung dalawang ano economic motivations. Punta na tayo sa ano? Punta na tayo sa sanctions. So ang as of May 2020, pag pumunta po kayo sa website at to sa Reuters, so, nilagay ko yung website dito, gusto niyo pong i-explore yan. Nakalista po dyan yung mga sanctions na in-impose po sa Russia. Meron pong dalawang klaseng sanctions. Meron pong sanctions ng mga sovereign na bansa, ibig sabihin, yung sanctions na binigay ng bansa, ng let's say, Estados Unidos, ang nag-impose po nun sa Russia. Bansa sa bansa po, sovereign. Sovereign yung sanctions. At meron din pong mga sanctions na ang nag-impose po yung mga kumpanya. At ito yung makikita nyo sa website po na ito, binilang ko po by hand. By kumbaga mano-mano binilang ko yung sanctions. Nakita ko po doon that there were 95 sanctions na in-impose po ng mga iba't ibang bansa. At makikita din po natin that there were 150 sanctions na in-impose ng mga kumpanya, mga private companies po yan. Example po niyan yung McDonald's. Halimbawa kasi yung McDonald's, diba? McDonald's nag-pull out, nawala yung McDonald's sa Russia. So example po yun ng kumpanya na ano na sanctions. Example lang po yun. Ang atomic bomb po ng sanction ay yung pag-alis ng isang bansa sa SWIFT. Ano po ba yung tinatawag natin is SWIFT? Yan pong SWIFT, yan po yung acronym. It stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. SWIFT. Ano po ba itong SWIFT na to? Ang SWIFT po ay isang kooperatiba no, na sila po yung nagpo-provide ng safe financial transactions sa mga members nila. Bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa po magpapadala po ako ng pera diyan sa Pilipinas. Example ko lang po ano, magpapadala ako. Meron ditong Philippine National Bank. Punta ako ng Vancouver. Halimbawa, may Philippine National Bank doon. Kung walang SWIFT, pwede kong padala yon sa Philippine National Bank. Pero kailangan yung recipient kung tatanggap ng pera sa Pilipinas, nasa Philippine National Bank din yung account. Kung maga same bank po. So from PNB going to PNB, same bank. Pero kung may SWIFT, pwede pong hindi same bank. Pwede yung iba-ibang banko po. So halimbawa, pwede po ako magpadala ng pera mula sa, let's say, Chase. Dito sa North America, may banko po pinatawag na Chase. Pwede ako pumunta sa banko na Chase, and then ang mangyayari, sasabihin ko, okay, pakipadala nga sa Metrobank account dyan sa Pilipinas, sa branch, let's say, sa Cagayan de Oro. Example po lang. So may SWIFT code po yung mga bansa at mga banko. So madali pong may padala yung pera bank to bank, different bank pwede. Yan. So kung tinanggal po ang isang bansa sa SWIFT, eh mahirap po, eh magiging imposible po na magpadala na ngayon ng pera bank to bank kung hindi ka member ng SWIFT. At ganun po yung nangyari sa Russia. Effectively, lahat ng transactions ng Russia with the rest of the world, within a snap of a finger, parang si Thanos yan, nag-snap ng nung in-snap niya yung Infinity Gauntlet na wala. Na parang ganun yung nangyari na wala. So, yun po. Kaya nga sabi ko nga kanina, yan yung atomic bomb ng sanction. Parang ano yan, parang kumbaga, fin-rend zone ka na lang ng lahat ng classmate mo. Kumbaga, wala nang, kumbaga, diba may jojowain, totropahin, lahat na lang totropahin ka na lang. Parang ganun yung nangyari sa iyo. Meron ding sanctions, na itong ano to, yung mga credit cards. So, pag ikaw ay may Visa tsaka Mastercard, hindi nagagana sa ano. Kung ikaw ay Russian, hindi nagagana yun. Kung ikaw ay Russian bank na meron kang credit card na Visa and Mastercard, hindi na obra. I remember, nabasa ko to sa news noon na may mga Russian na nagbabakasyon sa Thailand. Babakasyon sila. Di ba nga magaganda yung mga beach sa Thailand? Tsaka ang daming Russian na pumunta doon. Nung panahon ng digmaan, nung umpisa, nandun sila sa Thailand, nagbabakasyon. So, bibili sila ng mga gifts, nasa hotel sila, hindi tinatanggap yung mga card nila. So, na-stuck sila dun. So, imagine ha, you're on vacation, and then biglang yung lahat ng credit cards mo hindi gumana. Diba? That's actually terrible. And then, hindi ka rin pwede basta-basta magpadala ng pera kasi nga yung mga banko sa Russia, wala, hindi na sila accessible sa SWIFT. So, it was really terrible. Pero may solusyon po dyan ang Russia kasi meron pong Union Pay. So yung Union Pay para din pong Visa and Mastercard yan pero based po sa China. Yan. So yan yung sinasabi nila na yung mga sanctions. Although sanctions nagwo-work, pero pwede pa rin makalusot sa sanction. Kagaya niyan, hindi gumagana yung Visa and Mastercard, pwede nilang gamitin yung Union Pay.
a China-based. So actually, this conflict created, magkakapag-create din to ng opportunity para sa kagaya ng China, para mas lalo silang umangat. Ito po yung isa sa mga example na yun, itong Union Pay na yun. Okay, so ano po ang consequence la ng gera in terms of sa exchange rate ng Russia? Makikita natin, no, bumagsak po yung ano, yung value ng rubles to US dollar. Kasi bakit po yan bumagsak? Alam po natin na ang exchange rate, yung palitan po ng currency, yan po ay tinatakda sa mga merkado, sa mga exchange rate markets. And according sa economics, ano ba nagde-determine sa presyo? Demand and supply. Di ba? So meron kang demand for ruble, demand for demand for US dollars in Russia. And then meron kang supply of dollars sa Russia. Anong nangyari na finrozen din po ng Estados Unidos yung mga Russian assets. So hindi nila pwedeng gamitin 'yon para pambayad, for example, ng kanilang sovereign debt kasi frozen. So mangyari is nagkaroon po ng pagbagsak ng supply ng US dollars. Kaya nangyari, nagmahal po ang dollars sa Russia. Humina po yung ruble. Okay? So yun yung nangyari dyan. Bumagsak po ang value ng ruble. Next. At syempre, nagkaroon din po ng sanctions sa langis, di ba? May sanctions na sinasabi na na ang Russia hindi na po pwedeng hindi daw sila pwedeng basta-basta magbenta ng langis. Although mamaya pakikita ko sa inyo na may mga bansa ang actually na bumibili ngayon ng Russian oil. Pakikita ko din sa inyo yan maya-maya. Meron din pong sanction na hindi pwedeng lumipad yung mga Russian-based air carriers sa mga countries na nag-impose po ng restriction. Nung araw, pag bumibiyahe po, kagaya nung araw, bumibiyahe po ako galing Pilipinas papuntang Amerika, papuntang Canada. Dumadaan po yung aeroplano sa Anchorage, Alaska. Doon po doon siya nagre-refuel. And then mula Anchorage, Alaska, pwede ka nang pumunta ng New York, pwede ka nang pumunta ng Toronto, pwede ka nang pumunta ng Chicago. Pero nung natapos po yung Cold War, siguro mga 10 years after yun, nag-open na po yung airspace ng Russia. So pwede na pong dumaan yung mga aeroplano mula Estados Unidos, papuntang Asia, sa North Pole. Tawag po nila doon yung Polar Route. So mas napaiksi po yung biyahe. Hindi na po dumadaan ng Anchorage yung mga aeroplano para mag-refuel. At bukod pa ron, naging mas nagkaroon din po ng development sa teknolohiya ng mga aeroplano na kung saan mas pwede na silang mag-long distance. Hindi na nila kailangan mag-refuel. Yan. So ang nangyari ho ngayon, na-close po yung airspace muli ng Russia bilang ganti dun sa sanction na yan. So nag-close po ng airspace ng Russia and then hindi po pwede yung mga Russian-based carriers na lumipad sa airspace ng mga bansa na nag-impose ng sanctions. Okay, so yan po yun. And finally, is nagkaroon din po ng sanctions dun sa mga Russian oligarchs. Kung makikita niyo po dun sa website na pinakita ko kanina, yung listahan ng mga sanctions. Although hindi ko po kilala by name itong mga taong ito, no, pero ito sila po yung mga oligarchs ng Russia. Okay? So yan po. Okay, ano po yung global effects? Yan. So punta na tayo sa epekto ng digmaan na to globally. So alam naman po natin na ang Russia ang nag-e-export po ng langis at produktong petrolyo at saka natural gas. Kung makikita po natin dito, ito po ay nakuha ko po ito sa website na ang tawag ay Observatory of Economic Complexities. And you can see in this graph, itong graph na to, itong infographic na to, na kung gano'n po kalaki yung petroleum exports po ng Russia. Makikita nyo dito, ang pinakamalaki po nila is crude petroleum, refined petroleum, petroleum gas. So kung i-add nyo po ito, no, so 22.5 plus 14.5 plus petroleum gas, more than 40% po ng export ng Russia ay produktong petroleum. More than 40%. In other words, you can think of it this way na kapag hindi nakapag-export ang Russia ng produktong petrolyo, mahihirapan silang mabayaran yung kanilang mga international obligations. Kasi nga, di ba, if you remember na yung, pag ikaw may utang pang bansa, may sovereign debt ka, for example, you have to pay that in the currency kung saan bansa ka umutang.
di ba? Ngayon, kung hindi ka makapagbenta ng products mo abroad, particularly petroleum, kasi nga ito po yung pinakamalaki nilang ano eh, pinakamalaki nilang export, mahihirapan na silang makakuha ng foreign currency para gamitin pang bayad dun sa kanilang mga utang. Diba? So, yan po yung konteksto. So, the question is, sino bang bumibili ng mga petroleum na galing sa Russia? So, this is before the war. So, makikita natin dito na ang bumibili po ay mostly China. Kita nyo ito, importer yan. So, importer niyan, around 24% of total imports ng ng exports ng na bumibili ng langis globally, sorry po. Yung China po globally 24% po ng oil sila ang bumibili. Yan. So the question is, saan man nang gagaling yung mga oil na yan? So makikita natin dito, exporters of crude petroleum, 15% po ay galing sa Saudi Arabia ang oil. Pero ang Russia, close to 12%. So imagine, pag tinanggal mo yung 12% mula sa supply, diba, suppose, diba, Russia nga, baga, hindi sila, ano, may ban, diba? Tinanggal mo yung 12% dyan, diba? Liliit ang supply. Alam naman natin, demand and supply. Pag nabawasan ang supply, tataas ang presyo. Yun yung una. Ikalawa, merong uncertainty sa market. So yung uncertainty na yan is, kailan ba matatapos yung gera? Lalaki ba itong gerang to? Dadami ba yung mga countries na involved? The uncertainty also creates volatility dun sa presyo ng langis. And alam natin na ano to, na itong uncertainty na to ay nakaka-lead din to sa pagtaas ng presyo ng produktong petroleum. Kaya so nakikita niyo na kung saan ang gagaling yung source ng pagtaas ng ano, pagtaas ng petroleum products. And then punta tayo dito sa Brent. Ito yung presyo ng Brent crude oil, nasa $113 sa per barrel. And ang prediction ko dito is kapag ka hindi huminto itong digmaan na to at nagtuloy-tuloy po ito, aabot po ito ng $120 per barrel o higit pa. Okay, so yan ang aking, as an economist, yan po ang aking prediction. Posible po na umakyat ako yan. Hindi lang po langis ang may problema, pati po ang trigo o wheat. Diba? Sa Tagalog po yung wheat ay trigo. Ano po ba yung trigo na yan? Diba? Yan yung ginagamit, yan ang basic ingredient ng harina. Diba? Sa paggawa ng mga pinapay, diba? Harina ang kailangan. So ang pinaka malaking exporter po ng wheat sa buong mundo is Russia. Diba? At around 20% po ng total exports ng wheat ay galing sa bansang yan. At makikita din natin ang Ukraine, kasali rin po siya. Pangatlo po. Actually, hindi pangatlo. Baka pang-apat to. Pangalamang pang-apat kasi you have Canada, US, and then Ukraine. No, actually, panlima kasi may France pa. Pero kung i-add mo po, ano, 19.5 plus 8.97, makikita nyo na halos 30% po ng total wheat production galing sa dalawang bansang po na nag-aaway. Di ba? So talagang mag-create ito ng shortage sa wheat sa pandaigdigang pamilihan. Eh ang Pilipinas naman po kasi hindi naman tayo mahilig talaga sa tinapay. Di ba? Hindi talaga kasi rice country tayo, di ba? Ang Pilipinas po ay predominantly rice ang ating staple na crop, hindi talaga wheat. Hindi tayo kagaya ng mga ibang bansa na ang kanilang staple itong mga naan bread o kaya yung mga roti, di ba? Hindi tayo ganon, di ba? So, ang mangyayari niya is kapag ka nabawasan po ang supply ng wheat, tataas po ang presyo ng wheat. Sino mga country ba ang kumukonsumo ng wheat? Makikita natin dito sa kabilang side, importers of wheat. Sino-sino mga importers ng wheat? Makikita nyo ang dami. Most of them are developing countries. Mga mahihirap po na bansa. Kagaya ng Egypt, kita natin, itong Nigeria, pa ba? Morocco, Brazil, etc. Mga mahihirap na bansa po ang Indonesia. Mga mahihirap na, although Indonesia is a middle income country, but the point is, this will cause a hunger crisis. Diba? Actually, sinasabi na yun ng mga eksperto na may nakaabang na hunger crisis sa mundo dahil sa pagtaas ng presyo ng wheat. Okay, so yan, ha? Wheat. Tandaan nyo, ha? At makita nyo itong presyo nga ng wheat, no? Nung magbuhat nung nagkaroon ng digmaan, sumipa talaga ng mataas. Mula sa around 800 per bushel, naging halos 1,280
pinakamataas nung mga around March, and then tumaas din lalo nung end of May. Ngayon po ay nasa 1,168 per dollars per bushel na siya ngayon. Makikita yung diferensya, di ba? So mula dito talaga sumipa pataas yung presyo ng wheat kasi nga karon ng yung, kasi nga ganito yan eh, di ba? Inharvest nila yung wheat. Saan nila ikakarga yun? Sa barko. Eh may gera dun sa mga karagatan na yun, yung Sea of Azov. Di ba? Sinakop pa nga yung daungan dun. So paano nila mailalabas yung mga trigo? Hindi nila mailalabas. Bukod dun, yung mga lugar na kung saan nagtatanim ng wheat, dun nandun yung gera. Di ba? So magkakaroon po talaga ng shortage sa commodity na to. Hindi lang po yan. Ano? Meron po tayong tinatawag na potash. Ano ba itong potash na yan? Yung potash na yan po ang tinatawag na potassic fertilizer. Pataba sa lupa. At makikita po natin na globally, ang number one exporter po ay Canada. Nasa po ako. Canada po ang number one exporter ng fertilizer, potassic fertilizer. Pero makikita rin po natin na ang ikalawa at ikatlong pinakamalaking exporter nito ay Belarus at Russia. Kung saan yung region na yan na nandun yung digmaan. So, madalit sabi, hindi lang pala trigo ang tataas ang presyo. Tataas din ang presyo ng pataba. Alam naman natin na pag nagtatanim tayo ng bigas, kailangan natin ng pataba. So, tataas po yung presyo ng pataba. Tandaan nyo ha, pataba is an input in rice production. At pag tumaas po ang presyo ng input, tataas po ang presyo ng bigas. At yan po yung nakikita natin sa ngayon. Although, di ba meron tayong rice tarification kasi nga pumapasok yung mga bigas galing abroad. Yan yung sabi ko nung in-interview ko sa SMNI nung isang araw, tinanong yan sa akin sa SMNI, sabi sa akin, ano po masasabi yung sa inflation, ganito, ganyan. So sabi ko, nasagip tayo, although very unpopular po yung rice tarification, di ba? Hindi yan gusto ng mga farmers. Kaya lang, makikita natin ngayon, nagkaroon ng digmaan, medyo naisalba po tayo in terms of paying high prices. Kundi dahil dun sa mga pumasok na murang bigas abroad, at factor nyo pa na tumaas yung fertilizer cost, malamang mas malaki dapat ang babayaran natin for rice. Pero dahil nga pumasok yung mga imported rice, naibaba ng kaunti yung presyo. Eto makikita natin, sino ba mga bumibili ng potassic fertilizer na to? So ang number one buyer nito Brazil. At saka Estados Unidos, yung dalawang bansang to. Actually, Estados Unidos and then Brazil, followed by China and India. Eh kasi nga sila yung mga ano, ito yung mga bansa na nagre-refine pa niyan para gawing pataba. Okay, so yan na yung potash. Ayan, makita natin yung presyo. So mula nung nagkaroon ng digmaan, pumalo to sa $120, ngayon nasa $67 na halos. At ito po, no, galing po ito sa Food and Agriculture Organization or FAO. Makikita natin dito yung Food Price Index. Makikita po natin sa graph na ito na for 2022, talagang tumaas po, no, pumalo po yung index na ito na sa 160 units. Actually, wala namang unit ang index. Index is unitless. So, nasa 160. Ibig sabihin po ito yung ganito. Kung ikukumpara po natin dun sa mga nagdaang taon, diba? Ito po yung presyo ng pagkain. So, ng mga nagdaan taon, kagaya ng 2021, makikita niyo po dito na tumataas din po yung presyo ng pagkain. At saka kagaya ng 2019, hindi masyado, at saka ng 2020. Pero makikita niyo po ng 2021, ito tumaas na. Mas mahigit po ang itinaas ng presyo ng pagkain ngayon 2022. At bakit? Dahil nga sinasabi natin kanina, nagkakaroon po ng shortage ng supply ng wheat, at nagmamahal po yung pataba at bukod doon nagmamahal din po yung presyo ng langis kasi kailangan yung i-transport yung mga produkto na yan so nakakadagdag po yan sa cost ng pagkain. At matatandaan din natin na pag mataas ang inflation, nakaka-cost din po yan ng political instability. Di ba? Kasi nga kung maaalala po natin doon sa ano to, doon sa Arab Spring. I don't know if familiar po kayo doon sa Arab Spring. Yung Arab Spring, yan po yung time na kung saan na overthrow po yung mga matatagal ng diktador sa Middle East. May mga dictators dyan noon, mga leader na matatagal na sa pwesto. At nagkaroon po ng pagtaas ng presyo ng bilihin at isa po yan sa naging cause ng political instability which led to the ouster of those dictators. At sa ngayon, nakikita din po natin ano, na tumataas na po yung presyo ng bilihin. So ang question po sa inyo, do you think it would lead to political instability sa mga vulnerable countries?
particularly sa mga mahihirap na bansa, 'di ba? Doon sa mga fragile, tinatawag po natin na fragile states, 'di ba? Yan yung mga bansa na kung saan yung hindi masyadong malakas ang rule of law, tsaka yung institutions nila mahina. Diba? So, sa palagay niyo po ba na itong digmaan na ito at yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, would it lead to further conflict and political instability? So, that remains to be seen. At ang response din po ng Estados Unidos, kahapon lang po ito, is nagtaas na po sila ng kanilang interest rate. Ang inflation po sa Estados Unidos ay mahigit 8% po. Sa Pilipinas, it's around 5.4%. Hindi po ko nagkakamali. More than 5%. Sa Estados Unidos, more than 8%. So, ang policy po ng Estados Unidos, in-implement nila yung tinatawag natin monetary policy. So, monetary policy, in-increase po nila yung interest rate para maibaba po ang money supply sa ekonomiya. At pag naibaba po ang money supply, ang hope dyan is bumaba po ang presyo ng mga bilihin. So, ano po ang impact nito sa Pilipinas? Pag-uusapan natin yan sa susunod na section. Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala to. So, bago po ako pumunta dun sa impact sa Pilipinas, gusto ko rin po pakita sa inyo yung presyo ng langis kapag bumili po kayo sa Russia ngayon. Kung maalala niyo yung Brent price kanina is $112 per barrel, pag bumili po kayo sa Russia ng langis, it's only $78.8 per barrel. So, ang tinipid po ninyo is close to $40 a barrel. Diba? So, ibig sabihin, ito yung sinasabi nilang deeply discounted cheap Russian oil. Napakamura po ng, kung bibili po kayo sa Russia ng langis, eh napakamura. Yan po ang presyo niya sa ngayon, as of May 2022 po yan. So, dahil nga mura ang langis, bumili ang India. Diba? So, makikita natin dito sa graph na to, sa as of kung buwan na to, June 2022, makikita natin na ang Russia na po ang ikalawang pinakamalaking supplier ng langis ng India. Diba? So, tandaan nyo, di ba, may sinasabi nila, may sanctions. Actually, walang secondary sanctions kung ikaw ibibili ng langis sa Russia. Ginawa din ng India. Look at India. India is buying Russian oil. At ito, makikita na natin dito, during the first 2 months ng invasion, sino-sino ba ang may pinakamalaking importer ng fossil fuel mula sa Russia? Germany. Di ba? First, almost 100 days into the war, bumibili pa rin po ang Germany ng fossil fuel sa Russia. And then it's interesting, sila nagpapadala ng material sa Ukraine to fight Russia. But then they're also buying fossil fuels from Russia. Diba? Italy is doing the same thing. Diba? And of course, you have China who's buying fossil fuels from Russia 100 days into the war. At makikita po natin dito yung mga iba't ibang bansa. Pati nga yung US, oh. US is also buying, ano ba binibili ng US crude oil? isn't this funny? Right? Isn't this funny na itong mga bansang to, sila yung nag-impose ng sanctions and yet they still buy products, petroleum products from Russia. Diba? So, sa Pilipinas, like I mean, people are paying so much for gasoline and yet these countries are buying fuel from Russia. South Korea, may mga nagsasabi, may mga bashers ako sa Facebook, sinasabi sa akin, "Oh, Dr. Bato, ang South Korea hindi na bumibili ng fuel ng fossil fuel from Russia." No, they still are buying, although bumababa po yung amount. So makikita natin dito sa infographic na to na as of I believe this is as of March, medyo ano na yung data ko, no? Medyo outdated yung data. 2.98 million barrels per month noong Marso bumili pa sila. Di ba? And we can see here na for 2022, yeah, 2.98 million barrels po ang binili ng South Korea from Russia na crude oil. Ito pa, di ba yung McDonald's? So, sabi ko kanina, di ba yung McDonald's umalis na sa Russia? But, nagkaroon po ng kapalit. Diba? So in other words, say ang wala lang pala, actually nabasa ko yung news na to. Among doon sa mga produkto ng McDonald's na hindi lang nila magagawang available nung nag-open uli, pero under a new name, I forgot the exact English name nung bagong McDonald's doon. Ang hindi lang nila mabenta is yung Big Mac. Kasi yung Big Mac, 'di ba, may lechugas 'yun, may lettuce 'yun eh. So yung lettuce hindi sila makabili. Yung exact lettuce na kailangan na kagaya ng lettuce ng Big Mac.
Kaya among doon sa mga other products, gaya halimbawa yung mga McNuggets, yung French fries, itong ano to, yung cheeseburger, ma-source nila yon within Russia. So makukuha nila pati yung lasa pareho. Supply chain within Russia, okay. Pero yung lechugas hindi nila makuha. Kaya hindi nila na-ben, hindi nila, sinuspend muna nila yung product na yun, yung Big Mac. Ayan. So punta naman tayo sa local economic consequence. Anong epekto nito sa Pilipinas? Of course, alam naman natin na magmamahal ang, at nagmamahal na nga ang produktong petrolyo. Ito maganda itong ano to, no? Maganda itong table na to. This is from the Department of Energy, DOE sa Pilipinas. At makikita nyo dito yung, kung mababa, ang Dubai price per barrel is 120, for example, magkano kaya ang babayaran yung gasolina kapag ka $120 per barrel? Well, sinasabi dito is 79 pesos. Actually, mas mataas na nga ngayon, di ba? Mas mataas na ngayon. Ngayon eh, actually, yung presyo po ng langis sa ngayon, yan, para mga grade po yan nung nag-aaral pa. 92, 91, 90, walang 89, wala. Puro line of 9 lahat. Para mga grade ko yan noon. Kaya nakikita ko yung presyo, sabi ko, aba, parang report card ko ito nung araw. Puro line of 9. Diba? Pero kidding aside, ano, makakalungkot po yan kasi alam naman natin na pag nagmamahal ang presyo ng langis at nagkaroon ng inflation, kung kayo po ay mahirap, lalo po kayo maghihirap. Yun po, yun po ang pinaka-consequence. Nakakalungkot po yan para sa ating mga kababayan na nahihirapan. At makikita po natin dito yung as of June 14, ano, yung prevailing pump price sa Metro Manila po. To, sayang nakakuha pala ako ng presyo dyan sa Iligan para mas relevant. Ano, sayang dito na, nakalimutan ko na sa Iligan nga pala kayo. Nakalimutan ko. Sana nakakuha ako ng table. Pero kung bibili kayo sa Petron, for example, sa Caloocan, example ko lang yan, eh yung ano to, yung pinakamahal nila dito na unleaded siguro to, no? Is around 88, from 80 to 88 pesos. Actually, hindi na nga ito ngayon dahil nga, ano na tayo ngayon? June, ano na tayo, di ba? June 17 na pa tayo ngayon. Itong pecha ngayon, nakalimutan ko na. Basta after na tayo ng June 14, mas mataas na po dyan yung mga presyo. Hindi na ito yung mga presyo na yan. At hindi lang po yan, by the way, no? Ang dami sa mga power plant ng Pilipinas, diesel ang ginagamit. Alam nyo ba yon? Maraming power plant sa Pilipinas, diesel. Pag nagtaas po ang diesel, magtataas po ang presyo ng kuryente. Dadagdag pahirap na naman po yan. Diba? So pag nagtaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng kuryente. Tumaas ang presyo ng pataba, tataas ang presyo ng pagkain. Tataas po talaga lahat ng presyo ng binihin. Yun po yun. At yung value po ng pera natin, eh mawawala. Maliliit po yung value ng pera natin. Yung 1,000 piso, kakaunti na lang po ang pwede nating mapili doon because of inflation. Ayan po, so as of April, nasa ano to, 4.9. Ito yung pinaka-latest na nakita ko sa Philippine Statistics Authority, pero ngayon nasa mahigit 4 or 5% na to ngayon. Ayan. Pero kung meron naman pong good news dito, is yung pong recovery ng Pilipinas, we're actually on the right track in terms of recovery. Kasi kung makikita niyo po, no, na ang Pilipinas po, nag-grow po siya year on year, nung first quarter po ay 8.3%. Tayo po ang fastest growing economy, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa buong East Asia. So pag pinagsama niyo po yung East Asia at Southeast Asia, Pilipinas po ang number one, fastest growing economy po tayo. At ang tanong, saan po nang gagaling yung growth na yan? Tayo dito. Ayan, no? So ayon po sa NEDA, ko po nakuha ito eh. Ang pinakamalaking growth po sa ano, sa industriya. Tatlo po yung major industries natin. Ano? Agriculture, industry, and services. So 10.4% po ang inilago ng industriya. Kasi nga nagre-reopen na tayo, di ba? So nagbubukas na yung mga pabrika, slowly nagpe-face to face na po tayo. So talagang tataas po yung industry sectors natin. Ganon din po yung services. Pero makikita po natin yung sektor ng agrikultura, ang liit po ng in-increase, 0.2% lang. And then makikita po natin, among dun sa components ng gross domestic product, ang pinakamalaki po itinaas ay itong gross capital formation, yung paglago po ng ano ng physical capital sa Pilipinas, so 20%. Yan. So, bago ko magwakas, ano, let's cover itong Philippine external sector kasi kaya gusto ko rin itong i-cover because
tandaan nyo, itong crisis na nararamdaman natin ngayon, eh external po itong pinanggalingan nito. This is an external shock. Hindi po ito, hindi ito shock within the Philippines. This is an external shock na nakaapekto po sa atin. So siguro marapat pag-aralan natin how vulnerable are we to external shocks. Kasi ganito yan eh. Kung, bigyan ko yung example, kung tayo parang North Korea, diba, na nakikipag-trade lang tayo sa China, diba, isa lang ano eh, isa lang ang officially trading partner ng North Korea is it's China. Diba? Unofficially, nakikipag-trade din sila sa iba, but officially China na. Any shock that happens sa rest of the world, medyo hindi ramdam ng North Korea yun kasi na isang bansa lang sila nakikipag-trade talaga eh. Pero ang Pilipinas, ang dami nating trading partners at pag nagkaroon po ng shock dun sa mga bansang yon, eh maaapektuhan tayo. Parang COVID yan eh, di ba? So kung COVID, marami po kayo sa maraming nakasalamuha, nagkakahawaan kayo. Pero kung dalawa lang kayo, di ba? Tapos nag-social distance pa kayo, eh malabo ka magka-COVID kung dalawa lang kayo at malayo kayo sa isa. So tingnan natin to, no? So sa Pilipinas po, yung ating export and import statistics, makikita po natin na this is as of April 2022, na nag-increase po yung ating exports ng 6%, pero nag-increase din po yung ating import ng 22.8%. Ang ibig sabihin po nito, kung makikita natin na yung difference po ng ating import sa ating export, mas malaki po yung ating ini-import kaysa sa ating ini-export. Mas marami pong goods na pumapasok sa Pilipinas kaysa yung mga goods na lumalabas ng Pilipinas. Okay? Bakit ganito? Tandaan nyo, maraming factors yan. Una, nandiyan na si rice tariffication kasi nga pumapasok yung mga bigas galing abroad. Ikalawa, bumibili tayo ng produktong petrolyo at nagre-reopen ng ating ekonomiya. At pag nagre-reopen ng ating ekonomiya, tumataas po yung demand natin sa langis. At pag tumataas po ang demand sa langis, syempre tataas din po ang presyo niyan at kailangan natin ng mas maraming dollars para pambili ng langis. Because remember, meron po tayong tinatawag na petrodollar. Diba? So you cannot buy oil abroad kailangan, kung wala kang US dollars. You need US dollars to buy oil. So makikita natin dito na ang pinakamalaking ini-export natin is electronic products, other mineral products at other manufactured goods. Actually, itong mga electronic products maganda to kasi high value ito eh. Ibig sabihin ng high value, bawa inassemble sa Pilipinas yung mga microchip. Yung raw materials na ginagamit ko sa microchip, maliit lang yung cost noon. Pero pag nai-assemble siya at naibenta mo abroad, mas malaki po yung value added noon. Kaya maganda itong sector na ito, itong electronic production sector na yan. Makikita po natin sa mga import top 3 import commodity groups, eh ganun din po yung mga electronic products kasi ito yung po yung mga raw materials na ginagamit natin sa pag-assemble. Halimbawa, microchip, pag-assemble ka ng let's say ng radio, example lang po yung radio. Kailangan mo ng mga components, ini-import mo rin yun. And then i-export mo yun, di ba? So ganun po yan. Ito, pangalawa po yung mga minerals, fuels, lubricants and related materials. Langis po ito mostly. Produktong petrolyo po ito. At mga transport equipment. At makikita po natin dito yung mga top 10 major commodity groups as of April 2022. Ito po yung mga ano to, yung mga ine-export natin na ano to, na nag-grow ng malaki. Yan. So coconut oil, laki po ng gin-grow niyan. Ginto at mga ibang mineral products, cathodes and sections of cathodes of refined copper, mga saging, chemicals, electronic products. Sila po yung nag-gain noong April 2022. Ito po yung mga produkto na karanas ng malaking pag-angat sa export. Yung mga bumaba naman po ay yung mga ito, other manufactured goods, ignition wiring set, machinery, and transport. Saan po naman po pumupunta yung ating mga ine-export? Ano? Ang number one po nating exporting partner is China. Followed very closely by the US. So dalawa po yan, dalawang bansa po yan. And again, ha, I'm not a foreign policy expert. But yung ating foreign policy is actually influenced by this table. Kitang-kita dito sa table, sa na table, tong graph na to. Kaya tandaan nyo, ha, US and China are our two top trading exporting countries. So, doon tayo nagpapadala ng goods na. Pag ginalit mo ang China, mawawala yung $971 million na yan. Pag ginalit mo ang US, mawawala 955
million US dollars. So any foreign policy ng incoming administration will have to play, parang sayaw yan eh. You have to dance dyan sa dalawang partner mo yan sa sayaw. Diba? Ganun yun. Ito naman in terms of economic bloc. So APEC ang pinakamalaki nating partner exporting ano to? Doon tayo nagpapadala ng ating goods. Sa APEC, pinakamalaki. Second is East Asia, followed by ASEAN and then European Union. Diba? Kagaya ng EU, naalala ko yung EU, kinausap nila si ano? Kinausap nila si BBM. Sabi nila na, okay, human rights. Diba? Iba yan ang ano yan nila yan eh. Sinasabi nila yan, diba? Bantayan ninyo yung human rights Pilipinas. Yung mga dapat na ma-prosecute. Pag ginalit mo yung EU, yan ang mawawala sa iyo. Diba? So pagka hindi mo sila sinunod, kasi meron nga ang, ano, meron ding preferential treatment ang Pilipinas sa EU in terms of trade. And ginagamit po yun ng EU as leverage para ma-push po yung mga gusto nila with regards particularly sa human rights. Punta naman tayo sa imports. Ano yung pinakamaraming in-import natin? Again, produktong petrolyo. Number one, ba? Mineral fuels, lubricants and related materials, transport equipment, cereals. Cereals, yan po ang bigas. Diyan yun, sa cereals and cereal preparations. Pangatlo po, again, rice tarification po yan, kaya malaki yan. At mga iba pang mga produkto. Ano po ang, saan po ba nang gagaling yung ating mga imports? Well, number one po is China. Diba? So Philippine imports by major part. China po number one, followed by South Korea. Ikatlo po ang Indonesia. In terms of bloc, ang pinakamalaki pong bloc kung saan ang gagaling ang import natin, para po sa export, APEC, followed by East Asia, ASEAN, European Union. And finally, pinapakita ko rin po sa inyo, ito po yung foreign direct investment na pumapasok sa Pilipinas. At makikita natin dito na over time lumalaki naman siya, kaya lang volatile. Kaya ko ito pinakita, kasi tumaas po yung interest rate sa Estados Unidos at meron po itong impact. Kasi US po ang ating number one source ng tinatawag nating portfolio investment flows. So yung portfolio investment, yan po yung mga investment sa mga companies sa Pilipinas. Pero ang kaibahan po nito sa investment, yung mga ibang klaseng investment is that yung objective po ng investment is not to control the company. Kasi nga, di ba, meron tayong investment restrictions sa constitution na. Meron tayong restrictions yan. So, itong investment na to, let's say investment to sa mga companies, pero ang objective ay hindi makontrol ng company. And makikita natin na pwedeng gamitin ito ng US as leverage against us. In other words, pag bumili ka ng langi sa Russia, for example, the US can use this as a tool para sabihin na, okay, bumili kayo ng gas sa Russia, then sasabihin ko sa mga investors namin, huwag na muna mag-invest sa inyo. Yeah, parang ganun yun. So this can be used by the Americans as leverage. And I think that's it. That's it. So stop share na tayo. At let's probably open the room, the floor for questions. Thank you so much, Dr. Michael Bato, for sharing your knowledge and expertise and for really making time despite the time zone difference. I'm confident that everyone here has learned a lot from your lecture, and I assume that they have so many questions in mind. But for the time being, dear attendees, please reserve your questions and just start typing them in the comment section, because we are still going to have a raffle. Yes, you hear it right. You're going to randomly choose 3 attendees who will win GCash prizes through spinning the wheel. Don't worry, guys. It's not the wheel of misfortune that we used to have during recitations. You are safe here. Kidding aside, let's see who these lucky people are, and let us spin the wheel. Hey, thank you, Blanche. So, ano bang price in Canadian dollars? Philippine peso lang po. So, Canadian dollar ba yung price? Narinig ko, may nagsabi Canadian dollar. Philippine peso lang po. Ano to, prosecutor, baka naman. Di ba?
Nakamute po kayo. Yes, yes. Sandali lang po. Ben, I need help. Okay, so I think we are experiencing some technical difficulties. So I think it's better to just proceed with the open forum instead, and we can probably have that later on. So anyone here who have questions regarding the discussion that have been made by Dr. Batu? Do we have students here? I think we also have attendees from other year levels. You may also raise your questions. You can just hit the raise your hand button if you want to ask something. Yung dog, may question yata yung dog. Narinig ko eh, the dog eh, nagbabark. Moderator, we have a question in the chat box. Okay. Just for a while, I cannot see those questions. Actually, nakikita ko yung question, so pwede ko siguro basahin. Yeah. Ang tanong po ito ni CP Arindig. Shout out sa iyo, CP, para ako nagba-vlog. So shout out sa iyo, CP. Sabi, good afternoon po. This may not be connected with the subject, but what is the update po with regards with NATO and Ukraine? If the conflict ends po, will the price of oil go back to normal? Kasi dalawa po yung question ni CP, ano? Unang-unang question po niya is ano po yung update sa NATO and sa Ukraine? Alam naman po natin na nahihirapan po ang Russia na sakupin ng Ukraine kasi nga inaarmasan po ang Ukraine ng NATO. So, ang nangyari po diyan is nagko-concentrate po ngayon ng Russia na sakupin yung southern na bahagi ng Ukraine, kung na Luhansk. At ang plano po diyan ng Russia is consolidate po yung gains na nakuha nila sa iba. Tuso po si Vladimir Putin. Paano ko po nasabing tuso? Kasi alam niya na nagkakaroon na ng cracks dun sa alliance sa mga Kanduranin dahil sa inflation. Yung mismong mga mamamayan na mismo, yung mga tao, as Americans and Canadians, nararamdaman na namin dito, of course kayo rin dyan. And at some point, magkasabi ng mga tao dyan na wait a minute, parang nagsasanctions kayo, tapos tayo pala ang naaapektuhan, hindi ang Russia. Diba makikita natin sa balita, may McDonald's na uli sa Russia. India is buying Russian oil. Diba? Makikita natin dito na is Russia really suffering? Diba? Tuloy-tuloy pa rin yung gera and Russia is still there. So the point is, ang nakikita kong posibleng mangyari dyan is if the war ends soon, kung ano yung mga territories na na-capture na ng Russia will stay Russia. In fact, ang ginawa pa pala ng Russia ngayon is nag-issue sila ng mga passports dun sa mga lugar na nasakop na nila. And pinapakita nila sa news na yung mga tao na pupunta sa mga passport offices para maging Russian citizen na sila. That will further justify Russia na mag-stay dun sa mga lugar na yun. Bakit? May mga Russian passport na yung mga tao. Diba? So that solidifies yung kanilang claim dun sa lugar na yun. Ngayon. So ang tanong dyan is update. So yun ang update ngayon. So as of now, may mga nag-issue nga ng passport ng Russia, tuloy-tuloy po rin ang gera. Sabi ni City, if the conflict ends now, will the price of oil go back to normal? Yes, normal pero hindi na yung normal na kagaya noon. Diba? So possibly, tandaan nyo na ang presyo ng produktong petrolyo is very volatile. Diba? So pag masyadong mataas po yan, the only way is bumaba. Diba? So, but the issue is, pwede ba siyang bumaba kagaya ng mga panahon ng pandemic? Kasi nung dalahan yung panahon ng pandemic, talaga napakababa ng presyo ng langis, diba? Hindi na po, kailangan natin uli ng pandemic. Sana, ayoko po mangyari yan, ha? Ayoko po mangyari. Knock on wood. Ayoko mangyari yan uli. Pero kung may mangyayari po pandemic uli, makikita uli natin yung pagbaba na yun kasi walang bumibiyahe. Walang bumibiyahe. Nasa bahay po ang mga tao. So, makikita pa ba natin yung pagbaba ng level ng langis kagaya ng pandemic? Sa ngayon, hindi. So, magbababa ba ang presyo kung maghuhupa yung digmaan? The answer is yes. So, kung gano'ng kalaking ibababa, hindi ko po alam. Okay, so hindi po ako manghuhula. Okay. Kaya sabi ni CP, joke lang daw po. Okay. Meron pong question dito si Wewar. Shout out sa iyo, Wewar. Nasaan ka man? Ang sabi dito is, will the market condition stabilize at the end of the year?
Unang-una, ano pong market yung tanong nilo? Kasi marami pong market. May stock market, meron pong market for fuel. Probably yung market po sa pong petrolyo ang nire-refer nyo dito. Kung yun po ang nire-refer nyo, nakadepende po yan sa digmaan. If this war drags on, maging war of attrition siya, which is showing it looks like it's becoming one. Yung presyo po ng produktong petrolyo, hindi pa mag-i-stabilize yan sa nakikita ko. So depende po sa ano, depende po talaga yan sa war kung matatapos siya. Ayun, so yun, mayroon dalawang question. Baka kung saan, ano pa, mga Facebook pages, kung mga question, wala ba? Mga, sir, actually, saan? We also have classmates who would like to personally ask certain questions. Sige po, walang problema. Yes, sir. Thank you so much. We can begin with Mr. Nash Makalimbon, our class representative from Section Tihangki. Nash? Thank you, Blanche. Good evening, Dr. Batu. Good morning, you, Nash. Good morning here in the Philippines. Before I ask my question, Doctor, I would like to again sincerely thank you for accepting our invitation. And we pray and hope that you grow your influence so a lot more Filipinos ang matututo po. Lalo na sa konsepto ng economics po. Salamat po. So, we know po that one of the main reasons why Putin invaded Ukraine is his apprehensions of NATO's eastward expansion po. And my question po, Dr. Batu, is this expansion more beneficial to our global economy or is it more of a global threat to our world peace po? Thank you po, Dr. Batu. Okay. Sasagutin po yung tanong mo, Nash, through an analysis of cost and benefits. Kasi sa kaming mga economists, mahilig kami sa cost and benefit analysis. So kung mag-expand ba ang NATO, anong magiging benefit nito sa kanila at anong magiging cost sa kanila? So in terms of benefit, magkakaroon po ng demand sa mga weapons. At ang tanong, sino po ang mga major producer ng armas sa mundo? Itong kapitbahay namin dito sa baba sa US. US is the top, one of the top producers, in fact, probably top producer of weapons. One time, nagpunta ako sa Seattle, which is I think an hour away from where I live. And meron diyang pinakamalaking factory ng Boeing. And Boeing produces aircraft. Hindi lang po commercial aircraft ang pinoproduce ng Boeing. They also produce military aircraft. Pag pumunta po kayo sa mga major cities sa US, palaging merong doong mga factories na gumagawa ng weapons. Whether it be mga components ng tangke, mismong gumagawa ng tangke, missiles, diba? Mga ammunitions. Kasi nga, ang isa sa mga pinakamalalaking employer dito sa Estados Unidos is yung defense sector nila. And syempre, kung ikaw ay politician sa US, you would want to keep your people employed. Diba yung mga constituencies mo, gusto mo may trabaho sila so that favorable ka sa kanila at lagi ka nilang iboboto. Diba sasabihin mo pa nagkakampanya ka na, sa pamamagitan ng mga policies namin, we were able to create jobs dito sa distrito na to. Ano ba yung mga jobs na yon? Mostly, doon sa tinatawag nating military-industrial complex. So sa madalit sabi, nasa polisiya na yan ng Estados Unidos na priority nila yung defense sector na yan. Okay? So ang ibig sabihin nito is kailangan may digmaan para may demand. Di ba? Nag-pull out ang US sa Afghanistan. Now merong Ukraine. Diba? So kailangan nila ng they will create demand for their products, 'di ba? Okay, so in terms of benefits, kung sino man yung mga politicians sa Amerika na nakapag-create ng mga pamamagitan ng mga policies were able to create jobs for their people will stay in power. 'Yun ang benefits nila. Okay, in terms of cost. So may cost na yan, ang cost niyan ngayon. Okay. So NATO expansion and then Putin blinked. Diba? So, matake na si Putin. Ang logic ko dyan, parang parang bear. Yung bear, very cute yung bear, diba? Dito sa Canada, itong mga panahon na to, lumalabas na po yung bear from hibernation. Yung mga bear kasi ng winter, nagtutulog po yan sila.
And then pagkagising po nila niya, naghahanap sila ng pagkain, sometimes nakakarating sila sa mga urban areas. Yung bear na yan, pag tinusok mo yan ng stick, di ba? Posible yung bear eh, hindi yan lalapit sa'yo. Lapitan mo pa yung bear, tusukin mo pa, kakagatin ka niya. Di ba? Yung kuko niya mahahaba, yung kuko gaganin ka niya. Ganon din po ang Russia. The more na lumalapit sila, pinapoke nila yan, pinapoke nila yan, sinusundot nila ng sinusundot, kumagat. Diba? So the point is, ano ngayon yung cost nito? Ang cost nito is ito yung nararamdaman natin ngayon. Mataas ng presyo ng bilihin. Pero tatandaan nyo rin, that the United States, nagsimula ito under Trump, na naging ano sila, major oil producer sila. At pag tumaas ang presyo ng langis, lalaki yung kanilang oil rents, yung kinikita nila sa langis. The same thing goes with Canada. Canada, we are a producer of oil. So ibig sabihin nito, kung if you are in a policy official, saka sa mga nagtatakda ng pulisiya ng Estados Unidos, this kind of events is beneficial sa iyo. Pag tinimbang mo yung cost and benefit, mas malaki yung magiging benefit sa iyo. Kasi nga, nabanggit ko na, creates jobs, tataas ang presyo ng langis, kikita sila, at magkakaroon ng demand sa mga produkto nila. Hindi lang yun, ha? Yung mga other countries like Poland, for example, sa Poland sila na nagsasabi na yun, oh, we need to buy weapons. Diba? Kailangan na namin armasan yung sarili namin. So saan sila bumibili? Germany, US. So at the end of the day, it's the defense sectors that are benefiting from this. At alam niyo kung sino ang talong-talo dito? Yung mismong mamamayan ng Ukraine. The people of the Ukraine, sila po ang talagang ano dito, kawawa sila. Si Putin, by the way, don't interpret me as somebody who's defending Putin's actions. Yung pong mga actually, Putin is an evil person. Okay? Yung mga ginagawa nila dun sa Mariupol, these are ano to, pwede kasing wala ng violence, di ba? Pwede mong pag-usapan na lang yun. Ba't yung nag-resort ka sa violence? Kaya in my view, Putin is evil. Okay? So I don't condone yung mga pinaggagawa nila. Pero dapat maging realistic din tayo. Real politic nga, di ba? Maging realistic din tayo that meron ding logical reason as to why Vladimir Putin did what he did. Ngayon, yun lang po muna. Yun ang sagot ko sa tanong ni Nash. Napakagandang tanong, Nash. Very good question. Sir, we also have another question from our SLSC president, Mr. Naim Suba. Naim? Or we can also have the question from our Facebook Live by Chaim Alier. I'm not sure if I pronounced his or her name correctly. Anyways, the question, sir, is, will buying local products here in the Philippines, like native products, textiles, agri products, or those locally made products, somehow help in increasing GDP of the Philippines? And what other benefits can we get from patronizing local products aside from increasing GDP? Actually, ano yung magandang question yan? Kasi alam nyo, sa mga panahon na to, dapat maging makabayan tayo, di ba? Love your own. Ika nga, love your own. Bago mo ibenta yan sa labas, bilhin mo muna. Pero real talk din tayo. Pag binenta mo yan sa labas, mas mataas ang value ng mga goods na yan. Okay? Bigyan ko kayo example. Saan na yung ano? Kasi yung nanay ko kagagaling lang ng Pilipinas, doon namin sa airport kumakalawa. Nag-uwi siya ng ano, ng dried mango. The dried mango, ha? Yung dried mango na nabili niya, I think it was 200 pesos yung isang pack. So, pag kinonvert ko to sa Canadian dollars, 200 pesos is around $4? Dito, $8 na yun. Pero syempre, you have to factor in the transportation cost, etc. yung markup. But my point is, pag in-export mo siya, mas malaki ang value. At mas makakatulong siya sa dollars na pumapasok sa Pilipinas para makabili pa tayo ng mga ibang produkto, particularly ng langis, kasi kailangan natin ng langis ngayon because nag-open na nga ang ating economy. So, balik tayo sa tanong ni Nexus. Ano to? Ang sabi ito si Chaim Alier. Sorry po. Chaim Alier. So, ang sagot ko is okay yan. Wala namang problemang bumili tayo ng
ng goods na gawa natin. Pero wag din natin kalimutan na kung may sobra tayo, pwede natin ibenta ito sa labas at makakapag-generate siya ng dollars or foreign currency. Meron pa pala siyang ibang tanong. What other benefits can we get from patronizing local products aside from increasing GDP? Pues syempre trabaho. Sa mga syempre, yung produktong binili mo may gumawa nun, 'di ba? Kung walang bibili ng produkto, walang magpo-produce, walang i-hire na tao. So apart from increasing your GDP, ang benefits nun is it creates employment. Yung demand na 'yan sa mga goods, it creates jobs for people. So isa 'yun sa mga pinaka malalaking benefits natin if you buy locally. Okay, may pa tayong mga questions. Tingnan ko nga dito sa aking ano, sa aking page. Wala, tahimik yung mga followers ko ah. Sir, so we have another question. I'm sorry. Uh-huh. We have another question from Mr. Alcher Magbino of Section Arellano. Alcher, please. Dr. Bato, good day. So good day po. Okay. My question would be considering that in the international relations, no one is existing in a vacuum, especially so that Russia and Ukraine are actually our trading partners, if this conflict between these two states will continue, how and where should the Philippines position itself? For security, of course. Thank you. Ang dami nagtatanong yan sa akin. I remember dun sa San Beda when I gave this exact lecture, somebody asked the same exact same question. And I will give the same exact answer. Ang answer ko sa question na yan is we need to come up with an independent foreign policy. Yun po ang kailangan. Pag sinabing independent foreign policy, we're friends to all and enemies to none. Yun po yung core nung ano na yan eh, nung foreign policy na yan, di ba? So anong ibig ko sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is maalala niyo yung India, di ba? So yung India, trading partner din nila ang US. But then trading partner din nila ang Russia. Diba? So, even though nakikipagkalakalan sila sa both countries na yan, bumibili pa rin, of course, bumili pa rin ng oil ang India from Russia, but then India stayed in the middle. Diba? Stayed in the middle. Kagaya ng Pilipinas, bigyan ko pa kayo sa example, Pilipinas tayo. Diba? Kinondemn natin yung war na yan. Diba? Kinondemn natin yan. Sinabi nila, sabi ng Department of Foreign Affairs, we condemn the, sabi ni Secretary Locsin, we condemn the war. Pero tanong ko sa'yo, yung Pilipinas ba nasa listahan ng mga unfriendly countries ng Russia? Wala. Wala. So although, so it means na yung version ni Pangulong Duterte ng independent foreign policy is actually working. Kasi kung hindi yun nagwo-work, kinondem mo yung Russia, nandun ka agad sa listahan nila. Makakabili ka ba ng Russian oil kung nandun ka sa unfriendly countries nila? Hindi. Diba? Kaya nga pumunta, nung makalawa, yung Russian ambassador nasa Pilipinas, diba, kinausap si incoming President BBM. Diba? So again, ang key dito is parang bumalik tayo sa Cold, although sinasabi nila na yung mga principles ng Cold War, hindi na po pwede ngayon. Pero this is like deja vu. Kasi nung time na yun, meron tinatawag na non-aligned movement. Alam ko kung familiar kayo dun sa tinatawag na non-aligned movement. So ito yung mga countries na hindi pumiling sumali sa NATO or sa USSR tsaka dun sa mga communist countries. Ang ginawa ng mga countries nito, they stayed in the middle, kagaya ng Indonesia at ni Pangulong Marcos noon. Diba? Although meron tayong base ng Amerika, but still, President Marcos was active din. Kumbaga, nakikisali din siya dun sa non-aligned movement. But primarily, noong mga time na yon, Indonesia was the country, talagang na isa yan sa mga leaders ng non-aligned movement. Diba? Friends to all, enemies to none. So, answer ko sa'yo, Alcher, no? Kumbaga, just to wrap up the answer to the question is, the answer is kailangan meron tayong independent foreign policy. We also have questions, sir, from Mr. Naim. Naim. Hi po, Doc. Good morning. Morning po. Oh, good evening dito. Good evening dyan.
Allow me to ask these two questions. Simple questions Apo. Lang, Doc, out of curiosity. Now, my first question goes with, based on the presentation given kanina, yes, given and we do imports, langis at saka crudo outside. Now, as an economist, you po, yes, di na natin may iwasan yung price hike dahil sa nangyayari sa Ukraine and Russia. Mm-hmm. But based on the presentation given, if I'm not mistaken, almost 20% only of those goods, though particularly the petroleum, the oil, were from Russia. Now, for you, sir, kung hindi natin maiwasan, at least to mitigate man lang yung pag-increase ng nung nasabing goods, could we realign, kumbaga, yung supposedly imports natin from the Russia to the other countries who are really good at producing these oils, like Saudi Arabia? Why not cut off Russia and instead go with the Saudi Arabian oils and goods to at least mitigate, not to absolute remove the price hike po? Maganda yung tanong mo, ano to, para nito, Naim. That's a, did I say your name correctly, Naim? Correct po ba? Opo. Ayoko mag-murder ng mga names. Ano? So, Naim, salamat po sa question. So, ang I think yung key sa question mo is diversification. Like, can we diversify our sources, yung supply natin ng langis? Okay, bibigyan ko po kayo ng example, ha. Ang Venezuela po ay isa sa mga bansa na may pinakamalaking reserve ng oil. Okay, ito ha. Sabi dito, and I quote ha, ayon sa statistical review ng World Energy Reports ng British Petroleum, ha, meron pong document to, BP Statistical Review as of 2019. Ang total proven reserves po ng Venezuela is about 303 billion barrels. Proven reserves po yan, ha? Yan yung reserves nila nasa kanila. Alam niyo kung ilan po ang proven reserves ng Saudi Arabia? Nasa 297 billion lang. So madalit sabi, ang Venezuela ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. So the thing is, willing ba ang mga bansang bumili sa Venezuela? E alam naman natin na magbuhat nung panahon ni Hugo Chavez, tapos ngayon panahon ni Maduro, ang Venezuela po ay puro sanctions. Di ba? Puro sanctions. So the question is, okay ba tayong bumili ng dirt? Sa mga bansang kanluranin, they really love tagging names, ano, like dirty oil, tawag nila dyan. Kasi nga, galing sa mga dictatorship daw na countries yan. Pero ang question ko, in times of need, kagaya ngayon, kailangan natin ng mas maraming supply. So the question is OPEC willing to do that? If OPEC, kasi ganito eh, pag mataas ang presyo ng langis, masaya ang OPEC kasi ang laki ng kita nila. Diba? Kung ikaw ay OPEC, you want the high price to stay. Kasi although you produce the same amount of oil as before, ang laki ng kinikita mo. Would they be willing to allow Venezuela to increase production? That's the thing. On top of that, may sanctions ang Venezuela. Ano, sino nag-impose ng sanctions? America. 'Di ba? So, ang to answer your question is if the world, di lang Pilipinas 'yan ha, yung mundo na tayo. If the world wants to diversify its supply, they need to let in countries like Venezuela to produce more oil. Kasi nga Venezuela 'yan ang pinakamalaking reserve. Maubos ng oil ng Saudi, meron pang Venezuela. Ganun kalaki yung oil nila. Diba? And yet, yung production po ng Venezuela, hindi kasing laki ng production ng Saudi Arabia or even Russia. Kung makita yung listahan natin kanina, yung mga oil producers, nababalik tayo. No? Dun sa graph yung kanina, yung pinaka, ano to, yung producers ng ng langis sa mundo, crude petroleum, top exporter. Wala nga ang Venezuela sa listahan. Wala. Kasi nga, meron silang sanction. Actually ito, sa total, sa buong mundo, ang Venezuela po ay 0.41% lamang po ng total exports ng crudo. 0.41. But yet, yung country na yan, sila ang may pinakamalaking reserve, proven reserve, ng produktong petrolyo sa buong mundo.
I will leave it at that. Thank you so much, sir. We also have questions in the comment section from Calif Amendato. He is, I think he is a first year student. What is your take, Paul, on the proposition to suspend excise tax on oil petroleum products as an aid to the price hikes? Ah, magandang question yan. Nasa blog ko po yan. So, diniscuss ko po yan sa blog ko. Kasi ganito po yan eh. Ayon po sa Family Income and Expenditure Survey noong 2018, pagka hinati niyo po yung income distribution into different deciles, ano, iba't ibang, kumbaga yung 10%, 20% of income, etc. hanggang 100%, yun pong top 20% ng mayayaman, ano, yung mga mayayaman, as top 20% po ng income sa Pilipinas, yung mga mayayaman niya. Ang kanila pong expenditure sa produktong petrolyo ay 50% po ng total. Kasi sila po yung mga may sasakyan, di ba? So sila yung mga may sasakyan, hindi lang iisa, baka dalawa, tatlo. Sila rin yung mga negosyante, may mga marami silang sasakyan. So kung isususpindi po natin, sa train law po kasi yan, di ba? Kung maaalala po natin yung train law, na yung train law, yan ang nagtakda ng excise taxes sa mga produktong petrolyo. So kapag ka sinuspend po natin ang train law na yan, hindi buong train law, kundi yung excise tax, ang mangyayari po niyan is yung mayayaman lang pong makikinabang. Kasi sila ang pinakamalaking konsumo ng produktong petrolyo. Eh. Yung mga mahihirap, they account for less than 10%. So ang magandang policy diyan, imbis na pagsususpindi ng excise taxes, targeted subsidy sa mga mahihirap. Anong ibig sabihin ng target subsidy? Pwede ka magbigay sa kanila ng cash transfer, parang 4Ps. May mga 4P meron silang natatanggap. Pwede rin na ano to na pagka nagkakarga ng gasolina yung mga jeep na pampasahero, for example, pwede pong discounted sila. Isa po yun, ano? At gusto ko rin pong i-mention ito na pagka sinuspend po natin yung excise tax sa fuel, eh yan po ay about 0.5% ng gross domestic product ng Pilipinas. Napakalaking amount doon. That is around 105 billion pesos. Hindi ako nagkakamali. Napakalaking amount doon. Pwede yung gamitin, targeted subsidy sa mahirap, or bigyan ng discount yung ating mga public transport providers. Pagbibili po sila ng diesel, eh mas mababang presyo po para yung presyo ng pamasahe eh medyo mababa pa rin. Diba? So mas maganda pong policy yun kaysa isuspindi natin yung excise tax. I think we also have another question from our attendees here on Zoom from Miss Casas, Charity Neal. Charity. Good evening po, Doc. As an economist po, ano po yung ma-advise niyo po sa Philippines upang ma-cope up sa pagtaas ng langis at iba pang mga bilihin? Depende kung sino yung bibigyan natin ng advice, okay? So kung bansa, pangkalahatang bansa po ano, dapat i-consider na rin ng Pilipinas na maghanap ng langis sa ibang sources. Okay? So yun. Diversification po ang kailangan natin. Una. Hindi lang po sa supply ng langis natin kailangan mag-diversify. Kailangan din po natin mag-diversify sa ating energy sector. Ibig sabihin, hindi lang langis kundi pati kuryente. Kailangan maging less reliant tayo sa production ng ating kuryente, maging less reliant tayo sa produktong petrolyo. Anong ibig sabihin ko? Nuclear. Okay? So, kung makikita po ninyo, ayan, may mga tao po kasi kontra sa nuclear. Kasi, alam niyo, nuclear energy, napakapangit po ng reputation niya. Kasi nga, makita niyo naman, may mga disaster, di ba, sa Three Mile Island, meron sa Chernobyl, meron sa Fukushima, nagkaroon po ng ano ng meltdown, di ba? Pero kung makikita po niyo yung datos ng ano no ng nuclear safety, pinaka-safe po ang isa sa mga pinaka-safe na source po ng electricity ang nuclear. At yung ginagamit po natin ngayon coal, di ba? Ang daming coal plants sa Pilipinas, masama po sa kalusugan. Masama rin sa kalusugan yung mga diesel kasi it emits ano yung mga carbon, nakaka-apekto po yan sa climate change, di ba? So kailangan mag-diversify tayo. Hindi lang yun, ano? Ang Pilipinas po ay nasa Ring of Fire. Diba yung Pacific Ring of Fire? Marami tayong vulkan. So risk yun sa mga ano, diba, sa mga nuclear plants. Kasi nga, diba, pag numindol, diba, anong mangyayari dun sa ating mga ano?
sa ating mga nuclear plant. Pero meron din po tinatawag na mga maliliit na reactor na pwede mong gawin sa mga iba't ibang isla. Mas less risky yun kasi maliit lang siya at makakaproduce din siya ng maraming kuryente. Tsaka over the years, nag-improve na po yung technology ng nuclear. Hindi na siya kasing safe. Mas safe na siya ngayon. At hindi lang po yun, meron din po pala tayong geothermal. Yan. So kung pwede natin pag-itingin yung ating hydro at saka geothermal sources. Kasi nga, di ba, nasa Pacific Ring of Fire tayo. So pag mas maraming geothermal plants, mas marami tayong source ng kuryente plus merong nuclear, less reliant na tayo sa langis sa ating magpo-produce ng kuryente. At pag naibaba natin ang presyo ng kuryente, bababa din ang presyo ng pagbilihin na nagre-rely sa kuryente. Pag nakapag-diversify po tayo ng source ng langis, posibleng maibaba natin ang presyo ng langis. So yun po. Yun yung nakikita ko. Plus, pwede tayong pansamantala mag-target ng, yun nga, sinabi ko nga kanina, targeted subsidy sa mga mahihirap, subsidy sa mga transport providers, para po pansamantala ay maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan. We also have a follow-up question from Mr. Naim. Hi po, Doc. So, countries and companies alike have given sanctions against the Russia because of this Russia-Ukraine war or conflict. Now, despite having sanctions against against Russia, these member countries in the NATO are still importing products from Russia, like the Germany and United States, to be in particular. Now, kumbaga yung sa akin, Doc, is me, kung ako yung Russia, you are imposing sanctions against me. You are delimiting my reach or my expansions, though I have other outlet. How about me? Yung Russia ba may retribution sila against these countries? Or could they not export products to these countries who... To me, on my own perspective, not as an economist, not as equine, as a layman person, parang ungrateful. Meron silang leverage dyan, Naim. Alam mo kung ano leverage nila? It's natural gas. Remember that ang pinaka number one customer nila natural gas, pinakamalaking consumer is Germany at iba pang mga bansa sa Western Europe. At anong sinasabi ni Vladimir Putin? Okay, gigarahin niyo ako, kakat po kayo, wala na winter, lumamig ano to, mamatay kayo sa lamig, ika nga. Ay ba? Wala kayong heat, di ba? And I don't care, ginera ninyo ako. Eh. So meron po silang leverage. So in terms of sinasabi mo na if they can do something as a form of retribution, pwede po yung ano, pwede yung natural gas, ginagamit na nila yan, ginagamit na nga nila yan, di ba? And in fact, yung Germany nga, although nag-gegera ngayon, bumibili pa rin sila ng natural gas. Although kasi ngayon, ano na, summer na din. So pag summer months, medyo bababa na po yung demand sa natural gas as heating. Pero for cooking, ginagamit pa rin po yun. Kasi natural gas din po ginagamit sa pagluluto. So bababa po yung demand, pero bumibili pa rin sila. Diba? So pwede pong gamitin yan ng Russia kasi pag nagmahal ang natural gas, siyempre aalma rin yung mga citizens ng Germany. Diba? Magkikipag-gera tayo tapos ngayon tayo pala naghihirap. So kung ikaw po ay citizen ng mga bansang yan na naapektuhan ng pagbaba ng supply ng natural gas gaya ng Pilipinas, gaya ng sinabi ko kanina, they have to find ways kung saan sila maghahanap ng alternative sources ng natural gas. Nag-step in na nga dyan yung mga kung hindi po ko nagkakamali, either Sweden or Finland, magsusupply na rin daw sila ng natural gas. Pero hindi kasing laki, hindi kasing dami nang kayang maisupply ng Russia. So as a form of retribution, meron. Pero tandaan nyo na yung retribution na yan ng Russia ay mas makakaapekto lang po sa ano, sa Europe. Estados Unidos hindi. Kasi nga malayo po ang Amerika. Hindi masyadong malawak ang hindi masyadong extensive yung economic interdependence ng Russia at ng US. In fact, kung akong tatanungin niyo, mas dependent actually ang Russia sa US ngayon instead of the other way around. Kumbaga, mas kagaya ng SWIFT, di ba? Mas kailangan ng Russia ang US kaysa ng US kailangan ng Russia. So,
So, kaya ang America is very powerful in this regard. Kasi nga, mas malaki ang leverage nila kesa sa ibang bansa. That's why Europe, nakatali sila sa natural gas doon, di ba? Ang America hindi. So, yun. I hope I was able to answer your question. Thank you so much, Dr. Bato. That is the last question that we have for our open forum. And at this time, we are now giving our certificate of appreciation. We are asking our Zoom moderator to please flash our certificate. Republic of the Philippines, Mindanao State University, College of Law, Iligan Campus, Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Dr. Michael Barrios Bato in grateful recognition for his invaluable contribution as resource speaker for his presentation on Russia-Ukraine conflict, its impact on international economy, given on this 18th day of June 2022. And signed by Professor Lauren Lau, our law professor of MSC College of Law, and also our assistant dean, Attorney Norsari Mamad. Thank you so much, sir, for a very insightful discussion that you have about Russian-Ukraine conflict. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat sa pag-invite sa karangalan ko po ng magsalita dito sa klase ninyo. Maraming salamat. Thank you so much, sir. And you are welcome as well. Now, let us call on Ms. Natasha Tolentino, our class representative of Section Arellano, to officially close the program. So, to officially close the program, I would like to thank our resource speaker, Dr. I would like to thank our resource speaker, Dr. Michael Barrios Bato, for gracing us his presence and imparting to us his knowledge on the subject on Russia-Ukraine conflict, its impact on international economy. It is indeed an enlightening seminar, especially for us, not only law students, but also economic students, but also as laymen who are citizens of the citizens of this country in general, to see where this is going and why we are experiencing such difficulties, not only as a student, but also as a citizen of this country. I would also like to thank our very beautiful and energetic na professor namin sa PIL, Prosecutor Lauren Halilia Lau. That despite her busy schedule talaga, she was able to grace us with her presence and also to give time for the opening remarks. In addition, let's give a heart emoji to our technical team. Actually, the technical team is only Ted. Thank you, kayo, Ted. And our host, our beautiful host, Blanche Colleen Orbiscondo. I also thank Versilios for hosting and arranging this seminar, also inviting Dr. Michael Bato. If it wasn't for them, this seminar will not be possible. I hope everyone learned from this wonderful seminar kasi it's very enlightening and it's very timely as of now. So hopefully all this despite Ukraine and Russia, very far away, we know and we can see now the impact. And now we understood why there is this impact. So thank you very much and I hope everyone had a pleasant afternoon. Thank you po. Follow po kayo sa aking Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat. And we are now definitely ready to take our lunch and I'm sure that you have lots of takeaways from Dr. Bato's discussion. But before that, please stay for a few minutes because we are still going to have our raffle. And also for the purposes of attendance and documentation, we will also have our photo ops. So please do not leave our Zoom meeting yet. So makita na. Yes, I think it's already started. So we will have three spins. The first prize is 100 peso cash GCash prize.
Hindi naman to Russia. Congratulations! Alcher team made with you. You won 100 peso GCash prize. Wow, congratulations, Alcher! I think we're going to have another spin, right? We'll have 3 winners for this spin. Yes. Okay. Let's have the second spin. Second spin is 150. Vincent Kabatuan Caracol, is he around or is he around? Wow, congratulations, Vincent. Nandito si Vincent. Your level. I'm not sure. Vincent. 4, 3. Yeah, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so let's have another one. Same cash price, 150. Fuck! Blanche, you won. Rebelo tong Macau. Oh my gosh. Blanche. Wow, thank you so much. That's my pay for hosting this event. So the last one. Right? Unless I win. Okay, we have another one. Last one is 200. Huh? Where is CP Johaira Papandayan? Is she around? Ah! Wow. Hi, po. Congrats. You won 200. Wow, thank you. Thank you so much for having us here. Okay, thank you. So let's have our photo op with Fiscal and with the speaker. Sandali lang. So we'll end muna the Zoom, the live FB stream. So please stay for the photo op. So kindly turn on your cameras. Tash, please stop the screen share. Never mind. Found it. All right. Sige, I will just open wherever you are. I will screenshot. So 1, 2, 3, smile. So for next panel, 1, 2, 3, smile. For the third, 1, 2, 3, smile. And last, 1, 2, 3, smile. So that's it. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Batu. Thank you, Prosecutor Lau and everyone. Thank you so much, Dad. Thank you so much, Doc. And thank you so much, Prosec. Gracias, Brasilios.